Hello mga ka-MB! Isang istorya ang nais kong ibahagi sa inyo na sana ay may isang aral na manatili sa inyong mga puso. Ito ay pinamagatang Love of Tomorrow. Dalaga, minahal ang matalik na kaibigan. Umaasang mahalin din siya nito. Pero alam niyang mali na asahan pa niya ang mga bagay na yon sa lalaking nakatakda ng ikasal sa iba. Pero bago nating simulan ang ating istorya, ay paki-like at share po sana ng ating video. Paki-click din ng subscribe button at bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Ginising si Ina ng malakas na awiting nagmumula sa radyo. May hatid na kirot sa kanya ang love song na yon. Gusto sana niyang bumangon upang ilipat sa ibang istasyon ang radyo. Ngunit may kung anong magneto ang pumipigil sa kanyang gawin yon. Bumalik sa kanyang isipan ang mga alaala. Ina, sabay na tayo umuwi mamaya. Hihintayin kita sa gate ng school. Mariing bilin ni RJ, ang kanyang kababata at kapitbahay. Sumimangot siya. Mauna ka na, may meeting pa kasi kami. Dumilim ang anyo nito. Meeting o maglalakwatsa ka na naman? Matigas ang tonong tanong nito. Meeting o lakwatsa, wala kang pakialam dahil hindi kita kaano-ano. Nangako ako kay Ninang na ako magiging bantay mo sa mga lalaking loloko-loko sa'yo at tutuparin ko ang sinabi ko. Huwag kang OA dyan! Yamot na talaga si Ina sa parang asong ginagawang pagbabantay sa kanya ni RJ. At hindi siya manhid para di makahalatang ginagawa lamang nito iyon dahil may gusto ito sa kanya. Gwapo naman ang lalaki. Actually, napakagwapo. Katunayan nga ay maraming schoolmates niya ang inggit na inggit sa kanya. Si RJ kasi ang pinakagwapo sa school nila. Ito ang typical na tall, dark and handsome. Karagdagang appeal pa nito ang pagiging magaling sa basketball. Sa girls naman ay si Ina ang pinakamaganda. Hindi lamang iyon. Matalino rin siya at active sa school. Kaya naman maraming schoolmates nila ang pilit silang pinagpapareha. Bagay na bagay raw kasi ang kombinasyon nila. Ngunit gaano man ang panunokso sa kanilang dalawa ni RJ ay talagang hindi niya ito gusto. Marahil ay dahil simula pa pagkabata ay magkakilala na sila. Kung kaya parang kapatid na lamang ang tingin niya rito. Bakit mo naman ginaganon si RJ? Tanong ng best friend ni Ina na si Emma. Hindi nakakaligtas dito ang madalas niyang pagsusungit sa kanyang kababata. Ikaw kaya ang kulitin na lalaking yun kung hindi ka lang naman mapikon? Nakasimangot na tugon niya. Ina, sa akin lang manligaw si RJ. Nasa pinto pa lang ng bahay namin ay sinasagot ko na siya. Malanding tugon nito. Di sa kanya ka magpaligaw. Kaso nga'y ikaw at hindi ako ang type ni RJ, no? Himutok nito. Malakas na tawag mula sa labas ang nakapagpatigil kay Ina sa panunood ng TV. Pagdungaw niya sa bintana ay nakita niya si RJ. Nayayamot na pinagbuksan niya ito ng pinto. Ano na naman ba ang problema mo? Ang sarap-sarap ng panunood ko ng TV. Nangiistorbo ka? Singhal niya, hindi pa man ito nakakapasok sa loob. Hinihintay ka kasi namin sa bahay. Nandun na sina Ninang. Magkatulong sila ni Mami na nagbe-bake ng cake. Saka nagluto sila ng paborito mong spaghetti. Masarap sana, kaya lang mas type kong manood ng TV ngayon kaysa kumain. Saka nagda-diet ako. Hindi ka naman mataba ah. Pero feeling ko mataba ako. Sige na, umuwi ka na at ayoko nang maistorbo rito. Salamat na lang, okay? Sabi nitong mabilis na itong itinaboy pa uwi, saka isinara ang pinto. Nakasimangot na nagbalik siya sa sala at nilakasan ang volume ng TV. Maya-maya ay may narinig siyang muling katok sa pinto. Hindi na sana niya iyon papansinin pa sa pag-aakalang si RJ ulit iyon. Ngunit narinig niya ang boses ng kanyang mami, kaya mabilis na siyang tumayo. May dala itong isang platong cake at spaghetti. Bakit hindi ka tumawid sa kabila? Birthday ngayon ni RJ ah. Napamaang siya. Birthday ni RJ, ngunit sa halit na batiin niya ito, ay pinagtarayan niya pa ito.
Bakit nga ba nawala sa isip niyang kaarawan nito ngayon? Lasing si RJ nang tawagan si Ina kinagabihan. Ni hindi mo man lang naalala ang birthday ko. May pait pa sa tonong sabi nito. Hindi mo na nga ako binati, pinagsingwitan mo pa ako. Ramdam na ramdam niya ang paghihinakit sa tono ng pananalita nito. I'm sorry, nakalimutan ko kasi. Nagigilty na sabi niya. Dinig niyang tumawa ito ng pagak. Okay lang, sanay na ako sa'yo. RJ, Ina, hindi naman kaila sa'yo kung bakit ako nangungulit. I mean, gusto kita, pero hindi ko hinihiling na maging girlfriend na kita ngayon. Alam kong masyado pa tayong bata para doon, pero sana huwag mo akong itrato ng ganito. Napabuntong hininga siya ng malalim. Ina, mahal kita, at sana hayaan mong iparamdam ko sa'yo yun. RJ, pwede ba? Tigilan mo na nga ako sa ganitong drama. Kahit anong gawin mo, talagang parang kapatid lang ang turing ko sa'yo. Gusto mo ba talagang tumigil na sa pangungulit sa'yo si RJ? Tanong ni Emma kay Ina during recess nila. Itinatanong pa ba yan? Aniyang sumisip-sip ng soft drinks. Sagutin mo ang tanong ko. Gusto mo bang tuluyan na tumigil si RJ ng kabubuntot sa'yo? Oo nga, sabi. Nahawa ka na yata sa lalaking yun sa kakulitan. Kung talagang gusto mong tigilan ka na ni RJ sa panliligaw, gumawa tayo ng gimmick. Kumunot ang noo niya. Ano namang klaseng gimmick? Lahat na ng gimmick ay ginawa ko, pero wala pa rin umuubra. Hindi ba this coming Sunday na ang prom natin? Paalala nito. Yup, wala pa nga akong partner. Tiyak na ikaw ang kukuhaning partner ni RJ. Iyon nga ang iniisip ko. Hindi ko alam kung paano siya tatanggihan dahil pagagalitan ako ni Mami. Isa pa, wala naman akong alam na ibang makukuhang partner. Himutok niya. Kaya nga I suggest na kunin mo ang pinsan ko bilang escort mo. Pinsan? Si Kuya BJ. Di ba alam ni RJ na matagal nang patay na patay sa'yo yun? Then, naging interesado siya sa nais nitong tumbukin. Palabasin mong boyfriend mo si Kuya. Kapag nalaman ni RJ na may boyfriend ka na, I'm sure matatauhan na yun at hindi ka nakukulitin. May point ka dyan, pero si Daddy at si Mami ang makakalaban ko. Kapag nakarating sa kanyang balitang may boyfriend na ako. Kunwari lang naman yun ah. Kunwari nga lang, pero paano kung magsumbong si RJ? Alam mong sip-sip yun kina Mami. Maniniwala ba naman sila na gimmick ko lang yun? Mahal na mahal ka ni RJ. Bakit ka nun susumbong? Siyempre, kahit nagseselos yun, hindi yun papayag na mapagalitan ka ng Mami at Daddy mo. Nagkibit siya ng balikat. Kung sa bagay, pwede yung iniisip mo. Kaya lang, pumayag kaya si BJ na magpanggap na boyfriend ko? Ano ka ba? Patay na patay nga sa'yo si Kuya. At least kahit kunwari lang, magiging boyfriend mo siya. Ba, dapat matuwa siya. Ina? Mami, may kailangan kayo? Si RJ nasa baba, may sasabihin daw sa'yo. Nawala ang ngiti niya. Mami, pakisabi na tutulog na ako. Busy ako sa homework ko. Babain mo na at sabihin mo na lang na hindi ka pwede makipag-usap ng matagal dahil marami kang ginagawa. Sige na. Udyok nito. Napabuntong hininga siya ng malalim. Nagdadabog na bumaba siya sa sala. Nakasimangot pa siya nang harapin niya ito. Oh, bakit parang nalugi ka? Ano bang kailangan mo? Marami pa akong homework, kaya hindi ako pwede makipag-usap sa iyo ng matagal. Mataray na pahayag niya. Sa Sunday na kasi ang JS prom. Gusto ko lang ipaalala sa iyo na last year ko pang hinihiling na ikaw ang magiging partner ko, hindi ba? Mabuti ipinaalala mo yan. Natatandaan mo ba yung pinsan ni Emma? Si BJ? Dumilim ang anyo ni RJ. Siya na ang partner ko sa JS prom eh. And by the way, boyfriend ko na rin siya. Kahapon ko lang siya sinagot. Napamaang ito. Please don't tell mom and dad ha. Secret lang nating dalawa na may boyfriend ako. Promise me, RJ. Pakiusap niya. Tigalgal na nakatitig sa kanya. Lihim naman siyang natuwa. Ramdam niya. Effective ang ideyang naisip ni Emma. O sige na, marami pa akong assignment na gagawin. Kung wala kang makuhang partner para sa JS prom natin, bakit hindi mo kuhain si Bea? Di ba crush na crush ka nun? Magaling nang sumayaw, maganda pa. Alam mo, bagay kayo ng babaeng yun. Aniya, saka napapangiting iniwan niya ito. Linggo.
dumating ang pinakihihintay nilang JS prom. Nagkakagulo ang mag-aaral sa dance floor. Ngunit tahimik na tahimik lamang si Ina ng mga sandaling yun. Ina, ano bang nangyayari sa'yo? Hindi ka ba nahihiya sa pinsan ko? Escort mo nga siya, pero ayaw mo naman makipagsayo sa kanya. Si Tani Emma. I'm sorry, sabihin mo kay BJ na makipagsayo na lang sa iba. Talagang wala ako sa mood ngayon. Ewan ko ba? Matamlay na sabi niya. Simula ng tanggihan ni Ina si RJ ng gabing hilingin nito na siya ang maging partner nito para sa JS prom, ay hindi na ito nagpakita pa sa kanya. At pinagtatakhan niyang hinahanap-hanap niya ang pangungulit nito. Palihim siyang lumayo sa mga kagrupo. Naglakad-lakad siya hanggang may makita siyang bench sa sulok. Doon siya umupo. Hindi niya maintindihan kung bakit nalulungkot siya ngayong pinigilan na ni RJ ang pangungulit nito sa kanya. Gusto tuloy niyang isiping umiibig siya sa binata. Ngunit malakas naman iyong kinokontra ng kanyang isipan. Bakit nag-iisa ka rito? Nasaan na yung boyfriend mo? Gulat na nilingon ni Ina ang nagsalita. Si RJ, malamlam ang mga mata nito habang nakatanghod sa kanya. Halata niyang nakainom ito. Nandun, medyo sumama ang pakiramdam ko, kaya nagpahangin muna ako rito. Katuwiran niya. Pwede ba akong maupo sa tabi mo? Paghingi nito ng permiso. Oo naman, nakangiting sagot niya. Umisod siya para bigyan ito ng space. Naupo si RJ sa tabi niya. Humugot ito ng isang malalim na hininga. Nakainom ka yata, mahinang sabi niya. Ngumiti ito. Ah, medyo. Nagkatuwaan lang kami nila Alex. Pasensya nga pala sa kakulitan ko ha. Akala ko kasi matututunan mo rin ako mahalin. Akala ko may pag-asa ako sa'yo. Wala akong kamalay-mali na magbo-boyfriend ka na pala. I'm sorry. Hindi na kita guguluhin pa. Iyon lamang at tumayo na ito, saka parang bulang naglaho sa dilim. Nalungkot si Ina sa sinabi nito. Ang dapat sana ay ikatuwa niya iyon. Hindi nga ba at iyon naman talaga ang gusto niyang mangyari? Ang tigilan na siya ni RJ sa kakulitan nito? Ngunit ngayon ay bigla-biglang nag-ibang damdamin niya para rito. Para tuloy gusto niya itong habulin at sabihin hindi niya totoong boyfriend si BJ. Ngunit umiral ang pride niya. Sa isip ay alam niyang hindi siya makakayanang tiisin ni RJ. Iyon ang buong akala ni Ina. Nagkamali siya. Dahil nang sumunod na mga araw ay hindi na nagpakita sa kanya si RJ. Hindi na rin ito nakikisabay tuwing umaga sa pagpasok sa eskwelahan. Tinotoo nito ang sinabi na hindi na siya nito gagambalain pa. Ni hindi na nga rin ito nakikitang tumatambay sa tapat ng bahay nila na nakagawian na nito at ng mga kabarkada tuwing wala silang pasok sa eskwelahan. At ang higit na masakit, sinabi ni Emma ay nakikita niya si RJ sa bahay ng classmate niyang si Bea na noon pa may lihim na pagtingin sa binata. Napahinto siya sa pagkain nang mapansin ang kaibigan. Ina, ang layo naman ang lipad ng isip mo. Iniisip mo ba si RJ? Hindi umimik si Ina. Tama ako. Namimiss mo ang mokong ngayon, no? Of course not. Ano ba? Eh bakit simula nang malaman mong naniligaw si RJ kay Bea ay bigla ka nagkaganyan? Aminin mo na. Type mo rin si RJ at nagpapakipot ka lang talaga. Ngayon nandiligaw siya sa iba, nasasaktan ka na. Bakit naman ako masasaktan? Wala akong pakialam kahit paligawan niya ang lahat ng babae sa mundo. Sabi ni Ina. Talaga lang ha? Oo, no? Ibig sabihin, hindi ka masasaktan kahit nasabihin ko sa'yo magkasama sila ngayon ni RJ at Bea. At eto pa, magka-holding hand sila habang papasok dito. Dali, ayan na sila. Kunot noong napalingon si Ina na parang sinasaksak ang puso niya sa nakikita. Hindi nagbibiro si Emma. Naroroon sina RJ at Bea at magkahawak kamay habang papasok sa kinaroroonan nila. Kita niya ang pagkagulat sa mata ng binata nang makita siya at bahagya itong natulala. Hinila naman agad siya ni Bea. Emma, let's go. Munti ko na makalimutan. Marami nga pala akong kailangan gawin ngayon. Sabi ni Ina sa kaibigan nang tumayo siya. Pero
Kung gusto mo, magpaiwan ka na lamang dito. Mauuna na ako sa'yo. Sabi niya nang mabilis itong tinalikuran. Bakit ang sakit-sakit sa kanya nang makita ang eksenang yun? Hindi natigil ang pagpatak ng luha niya hanggang pag-uwi ng bahay. Hindi niya matanggap na may nakita ng iba si RJ, na hindi na siya ang nasa puso ng kanyang kababata. Bakit ba siya nagkakaganito? Hi, Ina. Pagtingala niya ay nakita niya si Bea. Halatang ibig mang inis. Anong kailangan mo? Wala naman. Gusto ko lang sabihin sa'yo na okay naman palang kasama si RJ. Tumaas ang kilay niya. Bakit kailangan mo sabihin sa'kin yan? Bakit ba kasi hindi mo pa aminin sa'kin na mamatay-matay ka na sa selos ngayon? At bakit ako magsiselos? Baka nakakalimutan mong halos magkandara pa sa'kin si RJ noon. Kaya lang ay hindi ko naman pinansin. Kaya hayan, nagtsatsaga siya sa'yo ngayon. Sobrang inis ni Ina dito. Si Bea na kasi ang may hawak ng puso ng lalaki. Kung kailan na-realize niya na mahal niya si RJ, saka pa ito nagkaroon ng iba. Aalis na nga pala si RJ sa linggo. Saan siya pupunta, Mami? Sa US. Hindi ba noon pa siya pinipetisyon ng lola niya? Kaso ayaw ni RJ. Hindi ko alam bakit ngayon bigla na lang daw itong pumayag. Hindi maaari. Hindi niya ako pwedeng iwan. Anong sinasabi mo, Ina? Gulat na tanong ng Mami nito. Ang ibig kong sabihin, paano ang pag-aaral niya? Graduating na siya. Sayang naman kung nag-advance exam na si RJ. Kaya maaga siyang makakakuha ng diploma. Good afternoon po, Tito. Nandiyan po ba si RJ? Alanganing bati ni Ina sa ama ng kababata. Kaalis lang, Iha. May kailangan ka ba sa kanya? Magpapatulong po sana ako sa homework ko. Ganun ba? Maya-maya pa ang dating ng kinakapatid mo, kasama mga kaibigan. Tito, totoo po bang pupunta sa US si RJ? Lakas loob na tanong niya. Nagtaka ito. Hindi pa ba siya nagpapaalam sa'yo? Umiling siya. Sa US na siya magkokolehiyo. Medyo magastos nga, pero tutulungan naman ako ng kapatid ko dun. Tumango na lamang siya. Nawawala na ng pag-asa si Ina. Mukhang hindi na sila magkikita ng kababata. Kung bakit naman kasi huli na mapagtanto niyang pag-ibig ang nararamdaman niya para rito. Parang hindi niya yata kaya magkahiwalay sila. Bakit ayaw na siya nitong kausapin? Sana man lamang ay magpaalam ito sa kanya. Talaga nga bang baliwala na siya para rito? Biglang nakarinig si Ina ng katok mula sa pinto. Ina! Ina! Bangon na! Nakahanda na ang breakfast. Dinig niyang tawag ng kanyang mami. Bigla siyang napatayo. 7 taon na pala ang nakakalipas mula nang umalis si RJ. Ganoon na niya katagal na pinananabikang makita ito. Binuksan niya ang pinto at bumungad ang nakangiting mukha ng kanyang mami. Halika na, paborito mo ang niluto kong breakfast. At may good news nga pala ako sa'yo. Good news? Tumawag si RJ. Pauwi na raw siya sa Makalawa. Kung noon ay makatawag pansin na ang kagwapuhan ni RJ, ngayon ay mas lalo pa itong naging matipuno at gwapo. Misto lang isang Hollywood actor ang nasilayan ni Ina kanina sa arrival area ng airport. Para tuloy gusto niya itong suguri ng isang mahigpit na yakap. Ngunit natatakot naman siyang hindi iyon magustuhan ng binata. Napakatagal niyang hinintay ang pagbabalik nito. At ngayon ay parang hindi siya makapaniwalang heto na si RJ at nasa kanyang harapan. RJ, mukhang hiyang nahiyak ka sa US ah. Mas lalo kang pumogi. Sabi ng mami ni Ina. Kayo rin po, Ninang. Parang hindi nadaragdagan ang edad nyo. Mas lalo kayong gumaganda. Sagot ng binata. Hanggang ngayon ay bolero pa rin tong inaanak ko. Natatawang sabi ng ginang sa asawa nito. Payo na nga at baka abutin pa tayo ng traffic. Sabi ng ama nito sa kanila. Nilingon ang anak. RJ, iho, kompleto na ba ang lahat ng dala mo? Opo, tay. Tayo na nga, anak. Ipinagluto kita ng paborito mong kare-kare. Sabi ng mama nito. At pinagbake naman kita ng paborito mong chocolate cake. Sabat naman ng ninang niya, na ina ni Ina. Nakagat ni Ina ang labi niya. Nagdaramdam siya dahil parang hindi man lang siya nakikita ni RJ. Hindi ba ito excited na makita siyang muli? Kanina ay napasulyap ito sa kanya. Ngunit saglit lamang. Hindi niya matiyak kung totoo ang nakikita niya sa mga mata ni RJ.
o guni-guni lamang niya iyon. Napabuntong hininga siya ng malalim. Marahil ay tinanggal na siya sa puso ni RJ at sa isipan nito. Maganda na pala ang trabaho mo sa US, RJ. Balita ko'y malapit ka nang ma-promote na CEO ng kumpanyang pinapasukan mo doon. Abay, anong naisipan mo at nag-resign ka? Usisa ng mama ni Ina. Iba naman kasi dito, Ninang. Naisip ko, bakit ko papatayin ang sarili ko sa pagtatrabaho sa mga yun? Gayong marami rin namang opportunity na naghihintay sa akin dito. Kesa tumulong ako sa pagyaman ng ibang bansa, dito na lang ako tutulong sa sarili kong bayan. Manang-mana pala itong anak mo, masyadong makabayan. Sabi ng ama ni Ina sa ama ni RJ. Kaya nga proud na proud ako kay RJ. At least ay hindi binago ng panahon ang prinsipyong minulat ko sa kanya. Hindi man lang nagsasalita si Ina. Pakiramdam kasi niya ay hindi siya kasali sa usapan ng mga ito. Kung kaya ay nag-concentrate na lamang siya sa pagkain. Galit pa rin ba ito sa kanya hanggang ngayon? Dahil hindi siya pinapansin ito. Kayo po, Ninong Ninang. Kamusta na po kayo? Dinig niyang tanong ng binata na noon lamang siya isinama sa mga tinitingnan. Saglit na saglit pa sa kamuling bumaling ang tingin sa daddy niya. Balisa na si Ina sa pagkakaupo. Parang hindi na niya makayang makinig pa sa usapan ng mga ito. Gusto niyang kamustahin si RJ. 7 taon din itong nawala. Marami sana silang dapat na mapag-usapan. Pero bakit parang wala na ata itong pakialam sa kanya? Tumayo siya at nagpaalam na magtutungo muna sa terrace. Maya-maya pa, naramdaman niyang may nakasunod na mga mata sa kanya. Paglingon niya ay nakita niya si RJ. Kumabog ng mabilis ang kanyang dibdib. Kamusta ka na? Narinig niyang tanong nito matapos ang ilang saglit na katahimikan. Ngumiti siya. Akala ko hindi mo na ako kakamustahin. Nagtatampo na nga ako. Sabi niyang pilit na kinakalma ang sarili. Pwede ba namang hindi? Kababata kita. Sa palagay mo, basta na lang bakit ang babaliwalain? Mahinang sabi nito habang titig na titig sa kanya. Mas lalo tuloy siyang natataranta. Humakbang papalapit sa kanya si RJ. You're looking good. Sabi nito. Ikaw rin. Mahinang sabi niya. Hindi niya alam kung dala lamang ng kanyang sariling excitement kaya nakita niya ang pananabik sa mga mata nito. God, I really miss this place. Nung unang gabi ko sa US, hindi ako makatulog. Bakit ba kasi bigla-bigla kang nagdedesisyon na doon na mag-aral? Binigla mo ako. Sa halip na sumagot, ay tiningnan lamang siya nito. Muling nagkaroon ng katahimikan. Maya-maya pa, ay biglang nagsalita si RJ. By the way, Ina, I'm getting married at the end of this month. Napatulala siya. Ikakasal ka na? Tumango si RJ. Pakiramdam ni Ina ay may parang tumusok na matalas na kutsilyo sa kaniyang dibdib. Napakasakit. Napakadiin. Sumama ang pakiramdam niya sa narinig niya. Parang may bahagi sa puso niya ang biglang namatay. Gusto niyang sumbatan si RJ. Ilang taon siyang umasa. Naghintay sa pagbabalik nito. Pagkatapos, heto ito ngayon at sasabihin sa kanyang magpapakasal na ito. Ngunit ano ang karapatan niyang sumbatan nito? Una sa lahat, hindi sila. Pinigilan niyang pumatak ang kanyang mga luha. Congratulations! Ang ganda siguro ng babae mapapangasawa mo. Sabi niya sa malungkot na tinig. Sige, mauuna na ako umuwi. Para kasing narinig kong tumutunog ang telepono namin. Baka iyong kaopisina ko. Mabilis na ang tumalikod dito si Ina, ni hindi na niyang magawang magpaalam ng maayos sa mga magulang nito. Hindi niya gustong makita ng binata ang pagpatak ng kaniyang mga luha. Ina, napatigil siya, ngunit hindi siya lumingon. May mga pasalubong nga pala ako para sa'yo. May pait na ngiting sumilay sa mga labi niya. Salamat, babalikan ko na lang, I have to go. Samot-saring mga damit, pabango at iba't ibang uri ng tsokolate ang pasalubong ni RJ kay Ina. Mayroon pang ang isang klase ng tsokolate na nasa isang heart-shaped na lalagyan. Kung hindi pa niya alam na malapit na itong ikasal, iisipin niyang iyon ay simbolo ng muli nitong panliligaw sa kanya. Hindi na magkakatotoo ang pangarap niya. Hindi na niya kaya ibalik ang nakaraan.
Hindi na niya paniniwalaan ang kanyang panaginip. Hindi na matutupad ang pinakaaasam niya. Baliwala ang lahat ng 7 taon niyang paghihintay sa kanyang kababata. Ikakasal na si RG sa ibang babae. Katatapos lamang maligo ni Ina nang marinig niya ang tinig ni RG mula sa ibaba. Sumilip siya sa kanyang bintana at doon nakita si RJ na nilalaro ang isang aso. Bahagya siyang napangiti. Hanggang ngayon pala ay hindi ito nagbabago sa hilig nito sa mga aso. At napansin niya noong isang araw nang imbitahan sila sa bahay ng mga ito na karip-karip pa rin ang paborito nitong ulam. Isa lamang ang nagbago rito. Hindi na siya ang laman ng puso nito. Napabuntong hininga siya ng malalim. Nang muli siyang tumingin sa kinaroroonan nito, ay nakita niyang nakatingala ito sa kanya. Ang gwapo-gwapo nito. Ngunit ngayon pa lamang, ay dapat na siyang matutong mabuhay mula sa anino ng karaan. Dapat na niyang kalimutan si RJ. Pinagmamasdan ni RJ ang larawan nila ni Ina na magkasama. Kuha iyon nung kagagraduate lang nila ng grade 6. Natatandaan niya na ang araw na yon ang kauna-unahang pagkakataon na makaramdam siya ng kakaiba sa dalaga. At nang sabihin niya yon sa kanyang mga magulang, baka raw si Ina na ang babaeng makakatuluyan niya. Simula noon ay tumatak na sa kanyang isipan na ang babaeng madalas niyang asarin ay ang babaeng mapapangasawa niya, ang kaniyang soulmate. Kaya tinigilan na niya ang pangasar dito. Sa halip ay sinimulan niya na ang panliligaw. Tinitigan niyang mabuti ang larawan nito saka bumuntong hininga ng malalim. Ano bang meron sa'yo na hindi ko matagpuan sa ibang babae? Nang magtungo siya sa US, ay isinumpa niya sa kanyang sarili na kalilimutan niya si Ina. Sapat na ang lahat ng sakit na ibinigay nito sa kanya. Tama nga ba itong ginagawa ko ngayon? Mahinang usal niya. Magpapakasal na siya hindi dahil mahal niya ito, kundi dahil sa pakiusap ng magulang nito. At papaano ba niya pagdadamutan ng pagmamahal ang isang babaeng malapit ng mamatay? Kaklase niya ang babae sa US. Sa simula pa lamang ay ang dalaga na ang nagpapakita ng motibo sa kanya. Ngunit dahil hindi naman niya ito gusto, ay hindi niya ito niligawan. Hanggang sa kausapin siya ng mga magulang nito at hilingin na pakasalan niya ang anak ng mga ito upang mapaligaya man lamang ang babae kahit na sa mga huling sandali ng buhay nito. Wala na siyang nagawa pa. Naging napakabait ni Dina sa kanya. At kahit paano, ay natutuhan na rin niya itong mahalin. Ito ang nagsilbing gabay niya noong mga panahong nangangapa siya sa banyagang lupain. Sa lahat ng bagay ay naroon ito upang damayan siya. Ngunit ngayong nakita niya na muli si Ina, ay parang gusto na niyang umatras sa pangako niya kay Dina. Ilang taon na ang nagdaan, ngunit hanggang ngayon ay ang kababata pa rin niya ang laman ng puso niya. Hindi gaanong nakatulog ng nagdaang gabi si Ina, kung kaya maaga na lamang siyang bumangon. Matapos maghanda ng breakfast, ay naligo na siya ng bihis. At least ay hindi siya nakikipag-agawan sa sasakyan ngayon dahil maaga siyang makakapasok. Nang buksan niya ang gate, ay nakita niya ang papasok naman ng bahay nito si RJ. Halatang kagagaling lamang nito sa pagjogging. Hi, maaga ka ah. Mahirap kasi kumuha ng sasakyan kapag tanghali na. Bihira may dumaan. Tara, hatid na kita. Salamat na lang, pero maaga pa naman. Besides, sanay ako na mag-commute. Maagap niyang sagot. Sige ha. Mabilis na siyang lumakad papalayo. Ramdam niya ang mga mata nitong nakasunod ng tingin sa kanya. Gustuhin man niyang tanggapin ang offer nito na ihatid siya sa opisina, ay alam niyang wala rin patutunguhan iyon. Ikakasal pa rin ito sa ibang babae. Ayaw niyang paasahin ang sarili sa wala. Mainam nang ilayo na lamang niya ang kanyang damdamin dito upang hindi siya ganong nasasaktan. Ang aga mo yata ngayon. Nakangiting bati sa kanya na katrabaho niya. Oo nga eh, aayusin ko kasing mabuti ang proposals ko para sa meeting mamaya. Nakangiti ring sabi ni Ina. Balita ko ikaw napipisin ni sir na ipalit sa posisyon niya kapag nagretiro na siya. Sabi ng dalaga. Sana ngay magdilang anghel ka. At sana kapag napromote ka ay bumili ka na ng bagong kotse para kapag nakisakay akong muli, hindi na ako magtutulak ng sasakyan mo. Napatawa siya. Nasa talyer nga ngayon?
Tinalikuran na niya ang kaopisina para harapin ang mga trabahong naghihintay sa kanya. Puspusan ang ginagawa niyang pagtatrabaho. Alam niya, siya ang napipisil ng board of directors para sa posisyong babakantihin ng isang bisor na nalalapit nitong pagre-retiro, kaya mas lalo siyang nagsisipag sa pagtatrabaho ngayon. Alam niyang deserving siya sa posisyong iyon. Kung mayroong mang bahagi ng buhay niya na nakabawi sa kanya sa kawalan ng love life, iyon ay ang unti-unting pagtatagumpay niya sa kanyang karir. Inabutan ni Ina si RJ sa tapat ng gate nila nang dumating siya galing opisina. "Hi, anong ginagawa mo rito? Hinihintay ka," sabi nito. Nang salubungin siya ng tingin ng mga mata nito, tila nataranta siya. Halika doon sa loob. Dito na lang. Tutal, noon naman ay dito tayo madalas magkwentuhan. Anitong may pakla sa mga labing ngumiti. Tinitigan niya ito. Napalunok siya nang hawakan nito ang mukha niya at ilapit sa mukha nito. Tila nanginig ang kanyang mga tuhod, lalo na nang lapatan nito ng halik ang mga labi niya. Napapikit siya kasabay ang mahinang pag-ungol. Ngayon lamang siya hinalikan ni RJ at aaminin niyang nagustuhan niya ang halik nito. Ilang saglit na tila walang katapusang kaligayahan ang kanyang nararamdaman. Maya-maya ay naghiwalay na ang kanilang mga labi. Nagtatanong na napatitig siya sa lalaki. "Bakit mo ako hinalikan?" Mahinang tanong niya nang makabawi sa pagkalito. Sa halip na sagutin siya, isang malalim na hininga ang pinakawala nito. Bakas ang kalungkutan sa mga mata nito. "Matulog ka na," sabi nito maya-maya sa basag na boses. Nagkukuluhang tinitigan niya ito. Bigla ang pagpasok ng isang hinala sa kanyang isipan. Hindi siya mahal ni RJ. Walang kahulugan para rito ang ginawa nitong paghalik sa kanya. Marahil ay natangay lamang ito ng malamig na simoy ng hangin. O marahil ay... Napatindig siya ng tuwid nang biglang may pumasok sa kanyang isipan. Gusto siyang paglaruan ni RJ dahil nahahalata nito ang tinatago niyang damdamin para rito. At ngayon ang tamang pagkakataon para magantihan siya sa mga pagsusungit niya noon dito. Sasaktan siya nito tulad ng ginawa niyang pananakit sa damdamin niya noon. "Good night, matulog ka na," mahinang sabi nito saka mabilis na siyang tinalikuran. Naiiyak na naiwan siyang mag-isa. Linggo, palabas na si Ina ng simbahan nang may isang gwapo at mestisong lalaki ang lumapit sa kanya. "Hi, I'm Ray. Bagong lipat lang kami nung isang buwan dyan sa kabilang kalye." "I'm Ina," nakangiting sabi niya. "Kaya pala ngayon lang kita nakita dito sa chapel. Alam mo, noon pa kitang gustong makilala, kaya lang inahihiya ako. Ngayon lang ako nagkaroon ng lakas na loob na makipagkilala sa'yo. Ipinagdasal kasi kita." "Kalalabas mo pa lang ng simbahan nang bobola ka na." Natatawang saad niya. "Hindi kita binobola. May magneto talaga ang ganda mo. Saka mas maganda ka pala sa malapitan." May kabang nararamdaman si Ina sa mga titig niyon ni Ray. Ngunit hindi kasing grabe ng kabang nararamdaman niya sa tuwing tinititigan siya ni RJ. Bakit ba kailangan i-compare niya ang bawat lalaking nakikilala niya kay RJ? Kung palagi siyang ganito, malamang ay tumandang dalaga na lamang siya sa paghihintay ng lalaking pares ng kanyang kababata. "Ah, Ray, nice meeting you, pero mauuna na ako." Pinigilan siya ng lalaki sa braso. "Wait, ihahatid na kita." Maang na napatingin siya rito. "I'm sorry," sabi niya na mabilis na binitawan ang braso niya. "Masyado yata ako naging aggressive. Gusto lang naman kasing kitang ihatid, pwede ba?" Nagkibit siya ng balikat. "Sige na nga, tutal sa dulo lang ng kalyang itong bahay namin." Nangislap ang mga mata nito. Hindi niya maintindihan ang kanyang sarili. Si Ray na ba ang sagot ng Diyos sa kanya upang makalimutan na niya si RJ? Ngunit bakit parang hindi siya nasisiyahan? Bakit parang ayaw niyang palitan si RJ sa puso niya? "Huwag ka sanang magagalit, pero kaninang nasa simbahan ay inoobserbahan kita at parang may mabigat kang problema," sabi ni Ray habang naglalakad sila patungo sa bahay niya. Kunot noo siyang napatingin rito. "Ah, huwag mong isiping sismoso ko, naisip ko lang. Kung may problema ka, baka sakaling may maitulong ako. It's too personal at sarili ko lamang makakatulong sa problema ko."
Well, kung yan ang kaso, wala siguro akong magagawa kundi ang pag-aanin kahit na papaanong dinadala mo. Malay mo, ako makakapagpasaya sa'yo. Pwede ba kitang maimbitahang mag-dinner tonight? Bahagya siyang napangiti, saka napailing. Bakit? Ang tanda ko sinabi mo kanina na mahihiyain ka. Pero hindi yun ang palagay ko sa'yo. Tumawa ito. Sinasamantala ko lang kasi ang nahugot kong lakas ng loob ko ngayon. Napangiti siya. Nagtawanan sila nang matanong niya si RJ. Bagong paligo ito at nakabihis. Hindi nakaligtas sa kanya ang pagdidilim ng anyo nito at ang pagtagis ng mga bagang habang nakatingin sa kanila. Don't give me that look na para bang nagseselos ka, RJ. Alam ko kung anong tinatakbo ng isipan mo. Bumalik si RJ sa loob ng bahay. Boyfriend mo ba ang lalaking yun? Sino? Yung masama kong makatingin? Si RJ? Kapitbahay ko lang siya. Boyfriend mo ba yung naghatid sa'yo kanina? Yung lalaking katawanan mo ng malakas? Kunot noong nagtaas ng tingin si Ina. Saglit siyang tumigil sa paggugupit ng mga halaman at hinarap si RJ. And so, ano naman ang pakialam mo kung sakaling ang boyfriend ko si Ray? Binata siya at dalaga ako. Tinitigan siya nito ng matiim. Taas noong sinalubong niya ang mga titig na yon. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala nito, saka mabilis siyang tinalikuran. Gusto niyang isiping pinagseselosa ni RJ si Ray. Ngunit alam niyang malaking kalokohan yun. Bumalik siya sa ginagawa. Walang patutunguhan ang buhay niya kung palaging si RJ ang laman ng kanyang isipan. Gwapo si Ray. Bakit hindi niya ito bigyan ng chance na pumasok sa buhay niya? Baka ito ang tugon sa dasal niya. Abala sa paglilinis ng kwarto si Ina nang marinig niya ang pagtigil ng sasakyan sa tapat ng bahay ng kababata. Tiyak niya, sasakyan iyon ni RJ. Gusto niyang mainis sa kaniyang sarili. Ganun na ba talaga siya kahibang sa pag-iibig niya sa binata? At pati ang tunog ng sasakyan nito e kabisado na niya? Itinigil niya ang pagwawalis at sumilip sa bintana. Mula roon, ay palihim niyang pinagmasdan si RJ. Parang may bambigat na dumagan sa kanyang dibdib. Nang mula sa kotse nito, ay may bumabang babae. Nakita pa niyang inalalayan ito ng lalaki sa pagbaba. Hindi rin nakaligtas sa kanya ang matamis na ngiti nito habang nakatingin sa magandang babae. Marahil ay iyon ang fiancé niya. Hindi na maipinta ang mukha niya nang balikan niya ang paglilinis ng kanyang silid. Ina anak, may kausap ka ba dyan? Narinig ni Ina na tanong ng kanyang ina mula sa labas ng kanyang silid. Wala po. Tumawag nga pala si Ray bang pangalan nun? Nasa banyo ka pa kasi kanina, kaya sabi ko tumawag na lang uli. Thanks ma'am, nakausap ko na siya kanina sa cellphone, sabi nito. Nililigawan na siya ni Ray, pero wala siyang nararamdaman para rito. Kahit taglay naman nito, ang mga katangiang kahanga-hanga sa mga babae. Hindi na nga yata niya magawang palitan ang kababata sa kanyang puso. Binitiwan niya ang hawak na walis at padarag na nahiga sa kama. Nasa kusina si Ina at kasalukuyang naghahanda ng lulutuin para sa kanilang hapunan. Nang marinig niya ang tinig ng nanay ni RJ mula sa labas, nagmamadali niya itong pinagbuksan ng pinto. Bakit po tita? Sa bahay na kayo maghapunan, nakangiting sabi ng matabang ginang. Sabihin mo sa mami at sa daddy mo ha. Ano po bang okasyon at mukhang masayang masaya kayo? Tanong nito. Pupunta dito ang pamilya ni Dina, yung mapapang-asawa ng kinakapatid mo. Nakatawang balita nito. Sa wakas iha, matutupad na yata ang pangarap kong magkaroon ng mga apo. Nawala ang ngiti niya. Pakiramdam niya ay unti-unting ginugutay-gutay ang kaniyang puso. Parang namamanhid ang buo niyang katawan. Wala siyang nararamdaman kundi ang pagkirot sa kaniyang dibdib. Ina, iha. Hindi pa ba sinasabi sa iyo ni RJ na malapit na siyang ikasal? Nasabi na po. Kaya lang ay parang hindi pa rin ako makapaniwala. Akala ko'y binibiro lamang niya ako. Talaga palang totohanin na niya. Ina, lakasan mo ang loob mo. Huwag na huwag kang iiyak. Bulong niya sa sarili. Tinapik siya ng ina sa balikat. Parang kailan lang ay mga bata pa kayo, no? At madalas naming mapag-usapan ni Mari
na sana ay kayo na lamang ni RJ magkatuluyan. Nangingiting sabi nito. Tingnan mo nga naman ang panahon. Ngayon ay mga dalaga at binata na kayo. At hindi na namin maaaring panghimasukan ang inyong mga buhay. May kanya-kanya na kayong desisyon at wala na kami magagawa, kundi ang suportahan ang bawat desisyon nyo. Tiningnan niya ito. Nagkibit ito ng mga balikat. Siyempre, ikaw pa rin ang gusto namin mapang-asawa ng anak ko. But I guess, hindi namin maaaring pakialaman ang puso nyo. Dahil sa huli, hindi naman kami ang makikisama sa kung sino mang gugustuhin nyo. Pero masaya ako sa kanilang dalawa ni Dina. Siguro nga ay hindi talaga kayo para sa isa't isa ni RJ. May pait sa ngiti na tumangon na lamang siya. Nang dumating sa tahanan ng kababata si Ina, kasama ang kanyang mga magulang, nakaramdam siya ng paninikit ng dibdib dahil sa sweetness na pinapakita ni Dina kay RJ. Mga bagay na gustuhin man niyang gawin din niya sa kababata niya ay hindi maaari dahil wala naman siyang karapatan. Ina, siya nga pala si Dina. Pakilala ni RJ saka bumaling sa fiancé. Dina, si Ina, yung kababata kong madalas kong ikwento sa'yo. Ah, siya ba si Ina? Nakangiting sabi ng babae. May panunuri sa mga mata nito nang tingnan siya na para bang pinagkukumpara nito ang mga itsura nila. I'm glad to finally meet you. Madalas kang ikwento sa akin ni RJ na pinaiiyak ka raw noong mga bata pa kayo. Pilit na pilit ang ginagawa niyang pagngiti. Honey, sabi ni Dina. Hinapit nito ang baywang ni RJ. Halika sa kusina, tulungan natin si nainay na mag-prepare ng pagkain. Alam niyang ang ina ni RJ ang tinutukoy nitong inay dahil nakita niyang nasa sala mga magulang nito. Nakagat niya ang labi. Ina, tara sa kusina at tulungan natin si Mare. Sabi ng kanyang mami nang makita siyang nakatindig sa terrace. Sumunod siya rito. Masayang nakipag-usap ang tita Linda niya kay Dina. Nang mapasukan nila ang mga ito sa kusina, wala na si RJ roon. Marahil ay sinadya nitong magkaroon ng pagkakataon si Dina na makipagbanding sa ina nito. Malapit na itong maging mother-in-law ng babae. Sumasakit ang ulo niya sa isiping yun. Patang-pata ang katawan ni Ina matapos ang dinner sa bahay ni RJ. Hindi naman ang kanyang katawan ang talagang napagod, kundi ang puso niya. Parang hindi na niya kaya ang sitwasyon. Parang gusto nang sumabog ng dibdib niya. Tuwing nakikita niya ang sweetness ni Nadina at RJ, ay binabalot siya ng sobrang pagsiselos. Oh RJ, bakit ba kita minahal ng ganito ka sobra? Mahinang daing niya, hindi na niya napigilan ang pagpatak ng mga luha. Habang abala ang mga magulang ni Ina sa pagtulong sa mga magulang ni RJ sa nalalapit na kasal ng binata, siya naman ay nagsisimula ng magpakaabala sa pagbibigay ng panahon kay Ray para makilala ito ng lubusan. Natutunan na rin niyang pakiharap pang mabuti ang lahat niyang manliligaw. Mas mainam na ang ngayon kaysa umasa sa isang bagay na malabo ng magkatotoo pa. At least, ngayon ay binuksan na niya ang kanyang puso sa ibang lalaki. Nasanay na rin siyang makita sa tapat ng bahay ni RJ ang kotse ni Dina. At kinakasanayan na rin niya na siya ay palihim na nasasaktan. Ina, pakihatid nga tong ulam sa kabila. Utos ng kanyang ina. Gustong magprotesta ng dalaga, ngunit wala naman siyang mahagilap na idadahilan. Kaya sumunod na lamang siya. Hindi niya inaasahang makakasabay niya si Dina papasok sa bahay nila RJ. At kitang-kita niya kung paano ito pumulupot sa binata. Hindi na nito alintana na may nakatingin. Bigla na lamang nitong hinalikan si RJ. Parang ikinagulat naman yun ni RJ. Bahagya itong umiwas saka tumingin sa kanya. Pinabibigay nga pala ni Mami, sabi niya. Pinatong na lamang niya yun sa mesa. Gusto niyang magwala sa inis. Paano ba niya pakakawalan ang damdaming ito? Buo na ang pasya ni Ina na ngayong gabi ay sasagutin niya na si Ray. Bahala na, kahit hindi naman niya ito mahal. Ang mahalaga ay matakasan niya ang sakit na dulot ni RJ. Baka sakaling mapahilom ni Ray yun. Talaga? Sinasagot mo na ako? Girlfriend na kita?
masayang-masaya at hindi makapaniwalang tanong ni Ray. Tumangoy lang siya. At dahil marahil ng kaligayahan, ay niyakap siya nito. Iyon ang eksenang inabutan ni RJ. May kailangan ka? Bigla siyang bitaw sa pagkakayakap kay Ray. Saka umupo ng ayos. Matiim siya nitong tiningnan. I'm sorry for interrupting. Humugot ito ng isang malalim na hininga. Sa ibang araw na lang ako babalik. Siya nga pala. Ito na yung bowl na pinaglagyan mo ng ulam. Naging napakabilis ng mga pangyayari. Nakulong na si Ina sa isang relasyon na hindi niya alam kung paano pa siya makakalabas. Basta ang alam niya, yun lamang ang tanging paraan para libangin niya ang sarili at para sa kanyang pride at damdaming patuloy na sinasaktan ni RJ. Iyon lamang ang tanging iniisip niya na way kung paano matakasan ang sakit. Nahatid ng kaalamang ilang araw na lamang ay ikakasal ng binata. Kaya hindi na rin siya nakapag-isip nang alokin siya ni Ray ng kasal. Parang wala siya sa sarili na pumayag sa alok nito. Ano? Magpapakasal ka kaagad sa lalaking yun na kailan mo lamang nakilala? Nanlalaki ang mga mata ng kanyang ama na tinunong siya nito. Dahil sa kanyang anunsyo na pagpayag sa alok na proposal ni Ray. For God's sake, Ina! Ano bang nangyayari sa'yo? Mabait naman po si Ray, Dad. Mabait? Natural! Magiging mabait yun ngayon. Napatungo siya. Mag-isip-isip ka nga, Ina. You don't know what you're getting yourself into. You hardly know that man. Galit na pahayag ng ama. Lumapit naman ang kanyang ina. Anak, pag-isipan mo mabuti ang papasukan mo yan. Kasal na ang usapan dito, iha. Gaano mo ba kakilala si Ray para basta na lamang pumayag sa inaalok niya? Mami, Daddy, hindi na ako bata. Hindi ka na nga bata. Kaya dapat ay alam mo na ang ginagawa mo. Galit na sabi ng daddy niya. Isang linggo mo pa lamang nakikilala ng lalaking yun. At pumayag ka na kaagad na pakasal sa kanya. Nasaan na bang utak mo? Ramdam niya ang pangingilid ng luha sa kanyang mga mata. Kausapin mo mabuti ang anak mo. Yamot na sabi ng kanyang ama sa kanyang ina. Anak, mahal mo ba talaga si Ray? Seryosong tanong ng kanyang ina. Wala siyang maisagot. Bakit hindi ka makasagot? Hindi mo alam ang totoong damdamin mo para kay Ray, di ba? Bumuntong hininga ito, saka hinaplos ang hanggang balikat ng buhok. Ina, hindi porket mag-aasawa na si RJ ay gagayahin mo na rin siya. Iba ang sitwasyon nila ni Dina dahil nagmamahalan silang dalawa. Sukat doon ay hindi na napigilan ni Ina ang pag-iyak. Gusto niyang sabihin sa ina ang bumabagabag sa kanyang kalooban. Ngunit wala siyang lakas ng loob na magtapat dito. Isa pa, mababago pa ba nito ang katotohanan na ikakasal na si RJ sa ibang babae? Ipagtapat man niya ang kanyang nararamdaman para sa kababata, ay wala itong magagawa para tulungan siya. Mami, akala ko ba ang sabi niyo ay harapin ko naman ang sarili ko? Na kailangang masaya ko. Masaya ka nga ba sa piling ni Ray? Hindi ka nga tatandang dalaga, ngunit sigurado ka ba naman sa buhay na gusto mong pasukin? Napatahimik siya. Hindi niya matingnan ng diretso ang kanyang ina. Iha, don't be carried away by your emotions, dahil baka itulak ka lang yan sa kapahamakan. Tiyakin mo munang mahal mo talaga ang taong yun, bago pumasok ka sa isang permanenteng relasyon, gaya ng isang kasal. Nakaupo si Ina sa silyang bakal na nasa balkonahe nang dumating si RJ. Bagaman bahagyang nagulat, ay hindi siya nagpahalata rito. May kailangan ka? Humila ito ng isang silyang bakal at naupo. May lamlam sa mga mata nito at nagsalita. Nakausap ko kanina si Ninong. Magpapakasal ka na raw. Tumango lang siya. Hindi mo raw kilala masyado yung lalaking mapapangasawa mo. Ina, siguro mas mabuting kilalanin mo munang maigi ang lalaking yun bago ka magdesisyon. Ewan ko, pero parang duda ako sa pagkatao ng Ray na yun. Biglang nagpanting ang tenga niya. Sino ka para sabihin sa akin yan? Hindi kita pinakikialamanan sa pakikipagrelasyon mo sa Dina na yun. Kaya pwede ba?
Huwag mo rin akong pakialamanan sa desisyon ko. Tiningnan siya nito ng malalim. Pinagseselosan mo ba si Dina? Bakit ko naman pagseselosan ang babaeng yun? May boyfriend na ako. Pakakasalan ko si Ray at buo ng pasya ko. Akmang tatalikuran na niya ito, ngunit mabilis nitong nahawakan ang kanyang braso. Nagulat siya, hindi sa ginawa ni RJ, kundi sa init na gumuhit sa kanyang katawan sa simpleng hawak nito sa braso niya. Matiim itong nakatitig sa kanya. Pakiramdam tuloy niya ay unti-unti siyang nalulusaw sa mga titig na yon. Ina, bakit ba hanggang ngayon ay napakatigas pa rin ang puso mo pagdating sa akin? Hindi siya umimik. Pinabayaan na lamang niya na ito ang paniniwala niya. Mas mainam na yon kaysa naman matuklasan pa nitong umiibig siya rito at nasasaktan siyang malaman na kay Dina na ito. Para saan pa ba kung malaman nito iyon? Baka pagtawanan lamang siya nito. Bitiwan mo ako. Ngunit sa halip na pakawalan siya, ay lalong hinigpitan ni RJ ang pagkakahawak nito sa kanya. Tumayo ito at bumaba ang tingin sa mga labi niya. Parang nawalan siya ng lakas. Napapikit siya nang makitang pababa ang labi nito patungo sa labi niya. Binitiwan ito ang kanyang braso. May pagsuyo sa mga kamay nito nang ikulong siya nito sa matitipunan nitong bisig. Voluntaryong kumapit ang mga kamay niya sa leeg nito. Kusang bumuka ang kanyang mga labi upang tugunin ang init ng halik nito. Naramdaman niya ang mahigpit na pagyakap nito bilang tugon sa kanyang pangangailangan. Si Dina, paalala ng utak niya. Ikakasal na si RJ kay Dina. Ito ang tunay na mahal ng kanyang kababata at hindi siya. At tiyak niyang ang babae ang nasa isipan nito habang hinahaligan siya. Hindi siya dapat nagpapatangay sa kanyang nararamdaman. Mabilis siyang kumawala sa pagkakayakap nito. Ikakasal ka na kay Dina. Mahinang sabi niya. Ina, ikaw ang... Hindi nito itinuloy ang sasabihin. Sa halip ay parang naguguluhang tumingin sa malayo. Yeah, you're right. Ikakasal na nga pala ako kay Dina. Napakagat siya ng kanyang labi. Gusto niyang sabihin ni RJ na siya ang mahal nito. Na siya ang gusto nitong pakasalan. Iyon lamang at maligaya na siya. Ngunit alam niyang kahibangan ang asahan ang mga bagay na yun sa lalaking nakatakda ng ikasal sa iba. Kaya sana igalang mo rin ang pasya kung magpakasal ako kay Ray. Mahal mo ba siya? Pinilit niya ngumiti. Ano ba namang klaseng tanong yan? Pakakasalan ko ba si Ray kung hindi ko siya mahal? Kung sa bagay. Sige, inaantok na ako. Maaga pa ang pasok ko bukas. Sabi niya, sabay mabilis na pumasok sa loob ng bahay. Naramdaman niya ang pag-agos ng luha sa kanyang mga pisngi. Si Ina ay naghahanda na ng mga gamit pa uwi. Nang bigla na lang tumunog ang kanyang cellphone. Honey, malalate ako ng pagsundo sa'yo. Hintay-hintay ka lang, okay? Sabi nito. Naasiwa si Ina kapag tinatawag siyang honey nito. Pero syempre, hindi niya na lang ito sinabi. Siguro, hindi pa siya nasasanay na may tumatawag sa kanya ng ganito. O baka naman si RJ ang gusto niyang tumawag sa kanya. Sinaway niya ang naglalaro niyang isipan. Okay, hihintayin kita, pero sana bilisan mo. Hinintay ni Ina si Ray sa kantin. Nagbasa muna siya ng magazine at uminom ng kape. Nagulat na lang siya ng pag-angat ng kanyang muka ay nakita niyang papasok doon si RJ. Naramdaman niya bigla ang mabilis na pagkabog ng kanyang dibdib nang makita ang binata. At hindi maintindihan kung bakit ang buo niyang katawan ay nanginginig. Ina, tawag nito sa kanya nang makitang papalapit ito. Hindi pa man ito nakakalapit, ay natanong niya na si Ray na dumating. Dahil sa pagkalito, ay bigla na lang siyang napatayo at sinalubong ang kasintahan. Sorry kung pinaghintay kita. Hindi ba yung kapitbahay niyo? Anong ginagawa ng lalaking yan dito? Tanong ni Ray sa kanya. Sinulya pa niya ang kababata. Tiim ang bagang nitong nakatingin sa kanila. Nalilito ang kanyang isipan nang makita ang reaksyon ni RJ na yon. Kung wala lang siguro itong Dina, ay iisipin niyang pinagseselosan nito si Ray. Tara na Ray, sabi niya
nang hinila niya na ang kasintahan. Bago pa siya makaalis, inasagot na ang kanyang tanong. Kaya pala nandun si RJ ay makikipagkita ito sa isang board members ng kanilang kumpanya na kakilala nito. Tiyak niya yun dahil narinig niyang tinawag ng matanda ang pangalan ng binata. Negosyo marahil ang pag-uusapan ng dalawa. Ina, matanong ko lang. May gusto po sa iyo yung mayabang na kapitbahay mong yun? Kunot noong tiningnan ni Ina si Ray. Ano na naman bang pumasok sa isip mo? Sabi niya. Eh bakit ganun makatingin yun? Kung hindi kanya gusto, hindi siya titingin ng ganoon. Pwede ba Ray? Malapit nang ikasal si RJ. At nagseselos ka? Ray, saan ba papunta ang usapang to? Ina, baka kaya ka pumayag na magpakasal sa akin dahil gusto mo lang pagtakpan ang totoo mong nararamdaman. Gusto mong pagtakpan na nasasaktan ka. Napikon si Ina dahil natumbok nito kung ano ang totoo. Ray, hindi ko gusto ang tinatakbo ng utak mo. Sagot niya. Sa inis ay pinaharurot ni Ray ang sasakyan. Muntik pa siyang mauntog sa dashboard kung hindi lamang siya naka-seatbelt. Ray, ano ba? Kung gusto mo magpakamatay, pwede ba? Huwag mo akong idamay. Sigaw niya. Tumatawang inhinto nito ang kotse. Pigil na pigil ang galit niya. Natatakot ka? Huwag kang mag-alala, honey. Hindi pa ito ang oras para magpakamatay. May nakapang takot si Ina. Unti-unti nang lumalabas ang ugali ni Ray. Para tuloy gusto niyang umatras sa planong pagpapakasal dito. Ngunit hindi niya alam kung paano lalabasan ang gulong pinasok niya. Makakaya marahil niyang tanggapin ang sasabihin ng daddy niya. Pero ang magiging reaksyon ni RJ sa pagbaback out niya sa pagpapakasal kay Ray ay hindi niya yata kayang tanggapin. Malamang ay tatawanan siya nito. Hindi maintindihan ni Ina ang kanyang nararamdaman. Dahil habang lumilipas ang mga araw, ay para bang papalapit ang kanyang kamatayan. Hanggang ngayon ay unti-unti pa rin nadudurog ang puso niya sa isiping malapit nang ikasal si RJ. Bigla niyang naalala ang mga sinabi ni RJ noon na magsisisi siya balang araw sa pagsusuplada niya dito at nagkatotoo nga yun. Binuksan niya ang bintana ng kanyang silid. Natanaw niya si RJ sa terrace ng bahay nito. Nakatingin sa kanya ito na may lungkot sa mukha. Nag-blush siya. Pinahid niya ang kanyang luha. Hindi niya alam na pinagmamastan pala siya nito. Gusto niya sanang isara muli ang bintana, ngunit parang wala siyang lakas na gawin niyon. Para bang sinasabi ng kanyang isipan na kahit man lamang hanggang tanaw, ay mapagsawaan niya ang kanyang kababata. Habang pinagmamasdan niya ang mukha nito, ay parang may nabasa siyang kakaiba sa mga mata nito. Parang may gusto itong sabihin sa kanya, pero hindi naman niya maintindihan yun. Yung klase ng tingin na may kalakip na pagmamahal. Napakatagal nang naghihintay ni Ina. Ipinasya na lamang niya na lumabas na lamang ng opisina habang hinihintay niya ang kasintahan. Kapag hindi pa rin to dumating ng 10 minuto, ay mag-aabang na lamang siya ng taxi para maghatid sa kanya. Hindi niya maintindihan kung bakit ayaw nitong mag-reply sa mga text messages niya. Nang subukan naman niya itong tawagan, ay voicemail lamang ang sumagot sa kanya. Natigilan siya nang huminto ang sasakyan ni RJ sa tapat niya. Bumaba ito ng kotse at pinagbuksan siya ng pinto. Tara at ihatid na kita sa inyo, sabi nito. Wala sa mga labi nito ang matamis na ngiting palaging nakaplaster sa tuwing si Dina ang kaharap nito. Thank you na lang, pero hinihintay ko pa si Ray. Hindi darating ang lalaking yun. Napakunot noo siya. Anong hindi darating? Huwag ka nang maraming tanong pa. Sumakay ka na ng kotse at uwi na tayo, sabi nito. Pinalis niya ang kamay ni RJ mula sa braso niya. Ano ba? May usapan kami ni Ray. Hindi sabi darating ang lalaking yun. Bakit ba ang kulit mo? At bakit nga hindi? Dahil nasa presinto ngayon ang ipinagmamalaki mong boyfriend. Natigilan siya. Nagkukuluhang tiningnan niya si RJ. Nahuli siya ng mga pulis dahil sa illegal possession ng shabu at ecstasy kaninang umaga. Nagkaroon nga ng commotion sa subdivision dahil sa nangyari. Muntikan pang makataks ang boyfriend mo. Mabuti na lang at mabilis sa mga pulis. Tinakasan ng kulay ang mukha ni Ina sa natuklasan. Hiyang-hiya siya ngayon sa kababata. Ngayon pa lamang ay parang naririnig na niyang pinagtatawanan nito. Marahil ay sinasabi nitong kukuha rin lamang siya ng ipagmamayabang na boyfriend, drug pusher pa.
Tara na, sakay. Umuwi na tayo. Parang wala sa sariling sumakay na lang siya ng sasakyan. Tahimik na tahimik ang dalawa habang papauwi na sila. Samot-sari ang naglalaro sa isipan ng dalaga. Hindi siya makapaniwalang nakipagnobyo siya sa ganong klase ng lalaki. Kung nagkataon pala, ay adik o pusher ang mapapang-asawa niya. Dahil sa kanyang kalokohan, ay muntikan pang tuluyang magulo ang buhay niya. Napatingin siya kay RJ. Hindi niya alam kung ano ang naiisip ng kababata niya. Napaiyak siya dahil sa matinding pagkapahiya. Ngayon ay nagmukha tuloy siyang tanga. Inabutan siya ng tissue ni RJ. Humihikbing tinanggap niya yun. Alam kong masakit para sa iyo ang mga nangyari. Seryosong sabi nito. Pero isipin mo na lang, hindi ba dapat magpasalamat ka? Dahil habang maaga pa, ay nakilala mo na ang tunay na pagkatao ng lalaking yun. Napahikbi siya. At least, hindi pa kayo kasal bago mo matuklasan ang totoong pagkatao niya. Nag-angat siya ng muka upang tingnan si RJ. Tingin niya ay hindi ito nanunuya. Mukha naman itong sincere. Ang laki kong tanga para maniwala at magtiwala sa lalaking yun. Umiiyak na sabi niya. Tahan na. Ang importante ay walang masamang nangyari sa'yo. Nang mga sumunod na araw, ay pilit si Ina na umiiwas kay RJ. Ayaw niyang magtama ang paningin nila. Ayaw niyang makipagkita dito. Ayaw niyang makita siya papasok o kahit na papauwi sa kanila. Pagkatapos ng kaguluhang nangyari na kinasangkutan ng kanyang boyfriend, ay napaisip na siya. Parang wala na siyang mukhang maihaharap kay RJ. Iniisip pa lamang niya ang mga nasabi niya rito noong gabi na bigyan siya nito ng babala tungkol kay Ray. Parang gusto na niyang lamunin siya ng lupa. Buong tapang pa naman niyang ipinagmamalaki si Ray. Heto ang resulta ng sobrang pride niya. Hindi pumasok si Ina sa trabaho dahil nilalagnat siya. Magdamag siyang nakakulong sa kanyang kwarto. Iha, anak, nandyan si RJ, dinadalaw ka, sabi ng kanyang ina. Kinakabahan siya nang makita sa bungad ng pinto si RJ. Oh, maiwan ko na muna kayo rito ha. RJ, ikaw na ang bahala rito kay Ina. Pilitin mo nga kumain ang batang to, medyo matigas ang ulo, sabi ng kanyang ina. Opo, ninang, sabi naman ng binata. Hinayaan ng ina ni Ina na bukas lang ang pinto at lumabas na ito. Inilapag ni RJ sa mesa ang mga pasalubong at palumpon ng bulaklak. Naupo ito sa gilid ng kanyang kama. Nakamasid lamang siya rito. Ramdam niya ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Na-conscious din siya sa kanyang ayos. Ni hindi pa niya nagagawang magsuklay ng buhok. Kagigising pa lang niya. Oily na rin ang mukha niya. Para tuloy gusto niyang magtalokbong ng kumot. Hindi mo pa rin ba nakakalimutan si Ray? Simula nang mahuli siya, parang umiwas ka na sa mga tao. Hindi mo pa rin ba natatanggap ang paghihiwalay ninyo, kaya ka nagkasakit? Hindi siya sumagot. Mahal mo pa rin siya? Mahinang tanong nito. Ipagtatapat na ni Ina ang totoong nangyayari at totoong nararamdaman niya. Hindi ko naman minahal si Ray, panimula niya. Nagulat si RJ, ngunit umaliwalas ang kanyang muka. Aaminin ko, nabigla lang ako sa pagsagot sa kanya. Parang natangay na lamang ako sa mga kabaitang pinapakita niya sa akin ng umpisa. Ngunit ang totoo, napalunok siya. Pakiramdam niya ay may bumara sa kanyang lalamunan. Hindi siya makapagsalita. Nawawalan siya ng lakas na loob na ipagpatuloy ang pagtatapat niya. Ina, naghihintay na sabi nito. Nanuot sa isipan niya si Dina. Naalala niya ang dalaga. Malaman man ni RJ ang totoong nararamdaman ng dibdib niya, ay ano pa ang silbi niyon? Magagawa pa bang baguhin ang susunod na pangyayari? Mapipigilan pa ba nito ang pagpapakasal nito kay Dina? Hindi, dahil hindi naman siya mahal ni RJ. Ang mahal nito ay si Dina. Anong silbi pa kung malaman nitong iniibig niya ito? Na ito ang totoong mahal niya. Mas lalo lamang niyang ilalagay ang kanyang sarili sa kaawa-awang sitwasyon. Ngumiti na lamang siya. Pasensya ka na sa akin.
kung ano anong sinasabi ko. Ang totoo. Ang totoo ano? Nalulungkot lang ako dahil hindi maganda ang kinalabasan ng relasyon namin ni Ray. Bigla na namang nawala muli ang sigla sa mga mata nito. Damn it, Ina. Bakit ba hindi mo magawang tanggalin sa puso at isipan mong lalaking yan? Himutok nito sa kanyang isipan. RJ, if you don't mind, gusto ko na sanang mapag-isa. Sabi niya sa binata. Nagiinit ang kanyang mga mata na para bang papatak na ang mga luha niya. Alam niyang any moment ay magkukumawala na ang kanyang luha. Sige, magpahinga ka na. Nang lumabas na ito ng kanyang silid, ay sa kanya hinayaan ang sariling umiyak. Iyak siya ng iyak sa sakit na hindi niya maipagtapat ang totoo niyang nararamdaman. What? Ikakasal na si RJ? Oo. Parang maiiyak na sabi ni Ina kay Emma nang nag-overseas call ito. Ilang taon na rin nasa ibang bansa ang kaibigan niya. Paano ngayon yan? Eh dinabaliwala rin pala ang ilang taon mong paghihintay sa kanya. Sabi sa kabilang linya. Emma, umuwi ka na rito para naman may kakampi na ako. Naglalambing na sabi niya. Ang hirap-hirap ng sitwasyon ko ngayon. Nakikita ko nga si RJ, pero hindi ko malayang nailalabas ang totoong damdamin ko para sa kanya. Hindi ko magawang magtapat. Ganyan talaga ang buhay, Ina. Sometimes, kahit na masakit, ay kailangan mo tanggapin ang katotohanan. May mga bagay na hindi habang buhay ay magiging sayo. Umuwi ka na kasi rito. Kung ganoon lang yun kadali. Pero narito ang buhay ko. Nandito ang pamilya ko. Nakapag-adjust na rin ako dito. Kapag umuwi ako dyan, panibagong adjustment na naman. Lalo na financially. Emma, hindi ko na talaga alam kung anong gagawin ko. Kapag nakikita ko silang dalawa, parang araw-araw akong tinotorture. Gusto kong sabihin mahal na mahal ko siya. Pero naduduwag naman ako. Sa maaari niyang isagot sa akin kapag sinabi ko yun. Baka magmukha akong kaawa-awa. Ina, pasensya ka na, wala akong magawa para sa'yo. Pero para sa akin, kung ayaw mong mag-risk ng damdamin mo, then tanggapin mo na lang. Yun ang katotohanang hindi na magtatagal at pag-aari na siya ng ibang babae. Kasi naman, nasa iyo na si RJ dati. Hinayaan mo pang makawala. Oo nga. Bakit ba ang tanga-tanga ko? Himutok niya sa sarili. Ilang linggo ang lumipas. Ina, mag-usap tayo. Tapos na ang lahat sa atin, Ray. Kaya wala na tayong dapat pag-usapan. Pinilit ni Ina na huwag ipahalata sa lalaki ang takot na namumuo sa kanyang dibdib. Mag-isa lamang siya sa bahay na yon. Wala ang kanyang mami at daddy dahil pumunta ito sa kamag-anak. Hindi na siya sumama dahil natatakot siya na baka maungkat pa ng mga ito ang naudlot niyang pagpapakasal. Panigurado, nakarating na sa mga ito ang balita tungkol kay Ray at umiiwas siyang mapag-usapan pa yun muli. Ina, please listen to me. Ray, please, patahimikin mo na ang buhay ko. Ayoko na sa'yo. Pero may mga plano tayo, di ba? Alam na ng mga kamag-anak mo na magpapakasal tayo. Hindi mo ba naiintindihan? Tapos na sa atin ang lahat. Wala nang kasalang magaganap. Maghiwalay na tayo. Ina, mahal kita. Sa'yo lang ako nakaramdam ng ganito. Oo, aminado akong drug pusher ako. Na masama ako. Na nagkamali ako. Pero malaya na ako. Nakalaya na ako. Narito na akong muli para sa'yo. Binayaran na ni na mama at papa ang atraso ko. Hindi naman ako pwedeng basta-basta galawin ng mga pulis na yan. Dahil marami akong alam tungkol sa kanila. Isa pa, maimpluwensya ang pamilya namin. Kayang-kaya naming bayaran ang mga yon. Kaya please Ina, ayusin na natin to. Wala ka nang dapat ipag-alala pa. Parang gusto niyang pangilabutan sa mga sinabi nito. Hindi siya makapaniwalang ito ang lalaking minsan ay pinagkatiwalaan niya. Ina, hindi ka maaaring umatras sa kasal natin. Mahal kita. Hindi ako papayag na mawala ka sa akin.
Ray, nang malaman ko ang totoo, sa palagay mo, makikipagbalikan pa ako sa'yo? At pwede ba? Huwag mong ipagyabang sa akin ang mga katarantunduhan mong yan. At pati na rin ng impluensya ng pamilya mo. Ina, please listen to me, sabi ni Ray. Nang hindi pa rin to pinakinggan, ay tumigas ang tinig nito. Kailangan mag-usap tayo. Ray, ano ba? Nasasaktan ako. Mas lalo kang malilintikan sa akin kung hindi mo ako pakikinggan. Rumehistro ang takot sa mukha niya. Sobrang takot ang naramdaman niya. Nangangatog ang buo niyang katawan. Hindi ka na makakawala sa akin, Ina. I love you. Mahal kita. Ikaw ang babaeng pinapangarap kong iharap sa altar. Nababaliw ka na ba? Humigpit lalo ang hawak nito sa braso niya. Hindi ako baliw. Mahal kita at hindi ako papayag na mawala ka pa sa akin. Pero hindi kita mahal. Tapos na tayo, Ray. Umiiyak na sabi niya. Wala akong pakialam. Lahat ng babaeng ginusto ko nakukuha ko. Naintindihan mo ba ako? Nanlilisik ang mga matang sabi nito sa kanya. Hindi na alam ni Ina kung anong gagawin niya. Nanginginig ang buong katawan niya. Matindi ang takot na nararamdaman niya. Bitiwan mo si Ina, sabi ng isang matigas na tinig. Bitiwan mo siya kung ayaw mo masaktan. Pagmulat ni Ina ay nakita agad niya si RJ. Madilim ang anyo nito na nakatingin kay Ray. RJ, mahinang tain niya. Nakangising tiningnan siya ni Ray. Siya ba ang ipinagmamalaki mo sa akin? Sabi nito. Pare, usapang magsyota to. Kaya huwag ka makialam sa amin, pwede? Bakit ba pinipilit mo ang sarili mo kay Ina? Hindi ka ba marunong umintindi? Ayaw na niya sa'yo, sabi ng kanyang kababata. Napikon si Ray sa sinabi niya. Binitiwan niya si Ina at hinarap si RJ. Inaasar mo ba ako? Hindi mo pa alam kung paano ako magalit. Napaatras siya palayo. Sige nga, tingnan ko kung paano ka maasar. Nangiinis na sabi pa ni RJ dito. Tarantado ka pala eh, sabi ni Ray. Mabilis nitong sinugod ng suntok ang binata. Ngunit mas mabilis si RJ na nakaiwas. Nasuntok bigla ni RJ si Ray. Sabay tumba nito na dumudugo ang mga labi. Araw mo ngayon. Naniningkit na galit na sabi nito. Pero hindi pa tayo tapos. Pagbabanta ni Ray. Mag-uusap pa tayo. Matalim na tingin ang iniwan nito sa kanilang dalawa nang umalis. Thank you. Nanginginig na sabi ni Ina kay Ray. Ina, ilak mong mabuti ang mga pinto nyo. Tawagan mo na lang ako kapag may problema. Seryosong sabi ng binata. Pumasok na siya sa loob ng bahay. Saka lamang ito umalis nang matiyak nang ikinandado na niya ang lahat sa kanilang pinto. Parang pagod na nahiga siya sa kama. Mabuti na lamang at dumating si RJ para ipagtanggol siya. Marahil ay kung ano na ang ginawa ni Ray sa kanya kung hindi ito dumating. Hanggang ngayon, ito pa rin ang tagapagtanggol niya. Ang superhero niya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata habang nakahiga sa kama. Habang ninanamnam niya ang ligayang dulot ng katotohanan ito. Nakakulong lamang sa bahay si Ina. Hindi siya lumalabas. Kahit sa opisina ay wala siyang ganang pumasok. Nagpasya muna siyang mag-leave. Ang dapat sana niyang ginagawa ay nagpapa-impress para sa posisyong pinupuntirya niya. Ngunit wala talaga siyang ganang magtrabaho. Matamlay na matamlay ang kanyang pakiramdam. Wala naman siyang sakit. Pero gusto niyang laging nakahiga lamang at nagkukulong sa kanyang silid. Kung ano-ano naiisip niya. At lahat ng yun ay may kaugnayan kay RJ. Puro na lang si RJ. Para lang nga siyang nahihibang. Gusto niyang magsaya, ngunit hindi niya magawa dahil kailangan nila yung itago. Hindi niya magawang iwaksi ang binata sa kanyang isipan, kahit na isang saglit lang. Napaiyak siya. Iyak siya ng iyak, kaya hindi niya namalayan ang pagpasok ng kanyang daddy. Naramdaman na lamang niya ang paglapat ng kamay nito sa kanyang likuran.
Nag-angat siya ng muka. Daddy? Gulat na sabi niya. Hindi na nagawang itago ang pagluha. Bakit ka umiiyak, anak? Umiwas siya ng tingin. Dahil ba ito kay Ray? Umiling siya. Eh sino? Bakit hindi mo sabihin sa daddy mo kung anong problema mo? Mahinahong sabi nito. Hindi niyo po maiintindihan. Subukan mo, anak. Buong pagmamahal na tugon nito. Daddy, hindi ko na talaga kaya to. Pakiramdam ko ay sasabog na ang lahat na nasa dibdib ko. Ang sakit. Humahagulhol na daing niya. Teka, bago ka umiyak ng umiyak, ikwento mo muna mula sa umpisa kung ano nga ba yung problema mo. Para naman makarelate ako kahit na papano. Biro nito. Mangako ka muna na hindi mo ako pagtatawanan. Oo naman, Lasi. Umayo siya ng pagkakaupo niya at sinimulan niya nang ipagtapat ang lahat-lahat. Wala siyang itinago. Hindi bali nang malaman nito ang tungkol sa sekreto niyang pag-ibig niya kay RJ. Eh ano, daddy naman niya ito. At tiyak na mauunawaan siya nito. Naiintindihan ko na. Kaya para makalimutan mo si RJ, ay sinagot mo si... Ang gagong Rina yun. Humihikbing tumango siya. At dahil sa ginawa mong yan, ay mas lalong naging komplikado ang problema mo. Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin yan? Naunahin na kasi ako ng hiya, daddy. Natatakot ako mapagtawanan yung kayong dalawa ni mami. Ama mo ako. Nakalimutan mo na ba yun? Napatungo siya. Anak, ako ang daddy mo. Magulang mo ako. At higit kanino pa mang tao, ay kami ng mami mo ang mas makakaunawa sa'yo. Daddy, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Papalapit na ng papalapit ang araw ng pagpapakasal ni RJ. Niyakap siya ng kanyang ama. Ano pa nga bang magagawa mo kundi tanggapin ang katotohanan hindi para sa'yo si RJ? Marami pa naman diyang iba, anak. Yung ganda mong yan, sigurado akong marami kang makikilalang tulad niya. O baka nga masigit pa sa kanya. Daddy, si RJ lang ang mahal ko. At hindi na ako magmamahal pa ng iba. Napatawa ito. Batang to. Ilang taon ka na ba para sabihin mo yan? Maraming isda sa dagat. Come on, cheer up, baby. Yung ganda mong yan, hindi dapat na umiiyak ng dahil lamang sa lalaki. Parang kanina ka pang walang kibudyan. Tanong ni Dina kay RJ. Wala to, Han. Pinilit niyang ngumiti. Napagod lang ako. Maghapon yatang wala tayong ginagawa kundi ang mag-shopping. Ngumiti ito. Na-excite kasi ako. Ang mumura ng mga paninda. Bagay na bagay yung mga binili kong gamit para sa bahay na regalo sa atin ni na mama, hindi ba? Yeah. RJ? Nilingon niya si Dina. Yes? Thank you, ha? Thank you saan? For loving me. Malambing na saad nito. Napalunok siya. Gusto niyang mag-guilty sa sinabi nito. Kung alam lamang nito ang iniisip niya. Bakit ang hindi? Lovable ka naman talaga. Papadilim na, ngunit ayaw pa rin ni Inang umuwi. Gusto niya lang tumambay sa lugar na yon. Yoon ang naging tambayan nila ni RJ noong bata pa sila. Naiinip siya sa kanila, kaya naisipan niyang magtungo rito. Para kasing napakabigat ng nararamdaman niya. Sobrang bigat ng dinadala niya. At alam niyang may kaugnayan ito kay RJ. Kitang-kita niya mula sa kanyang bintana na masayang nag-uusap sina Dina at RJ. Masakit yun para sa kanya. Nakita niya kung gaano kasayang lalaki. Kung paano ito napapatawa ni Dina habang may binubulong ito sa kanya. Hindi tuloy niya maiwasang mainggit sa babae. Hindi niya maiwasang masaktan. Siya dapat ang masaya ngayon sa piling ni RJ. Siya dapat ang kasama nito. Ang kabatuhan nito ng mga jokes. Pero heto, nag-iisa siya ngayon. Nagiinit na naman ang kanyang mga mata. Maya-maya pa, ay tumulo na ito. Hindi pa ba nauubos ang mga yun?
Marahil, kung gasolina lamang ang inululuha niya, mayaman na sila ngayon. Akala ko kanina, totoo ang mga sabi-sabing may isang magandang babae na nagpapakita rito sa park. Bigla siyang napakislot. RJ? Bahagyang ngumiti ang binata. May pait sa mga mata nito na para bang may dinadalang mabigat na bagay. Naupo ito malapit sa tabi niya. Sobrang labis na tensyon ang nararamdaman niya. Anong ginagawa mo rito? Hindi mo ba alam na delikado ang isang babaeng tulad mo na mag-isa rito? Lalo na ngayong nagkalat ang masasamang tao dito sa atin. Sabi nito, hindi siya kumibo. Hindi ka pa ba nadadala? May bahid na galit sa pagsasalita nito. Alam mo namang tarantado ang ex-boyfriend mo. Hindi ka pa rin nag-iingat. Bakit ikaw? Ano ginagawa mo dito? Tumingin ito sa malayo. Wala namang mangyayari sa aking masama. Kahit dito pa ako magpalipas ng gabi. Pero ikaw, babae ka. Iba ang babae sa lalaki. At hindi ka na bata. Para hindi mo maintindihan ang ibig ko sabihin. Umiwas siya ng tingin. Ngayon ka lang ba muling napapasyal dito sa park na to? Mahinang tanong niya. Actually, ito ang una kong pinuntahan nang dumating ako dito sa Pinas. Saka madalas rin ako nagpupunta rito kapag ganitong palubungang araw. Nakakatuwa kasing pagmasdan ng mga bata. Parang tayo lang noon. Masaya at walang problema. Sabi ng binata. Siguro na ipasyal mo na dito si Dina? Hindi sinagot ni RJ ang tanong niyang yun. Dumaan bigla ang katahimikan. Pareho silang hindi makapagsalita at hindi alam kung anong dapat sabihin. Gustong-gusto niyang yakapin si RJ. Miss na miss niya na ito. Miss na miss na niya ang kakulitan nito. Kinagat niya ang labi. Naramdaman niya ang bahagyang pagpatak ng ulan sa kanyang balikat. Tumayo si RJ. Tayo nang umuwi. Pakiramdam ko'y lalakas ang ulan. Baka dito pa tayo abutan. Tahimik lamang siyang tumayo. Nang mga sandaling yun, ay parang hinayaan na lamang niyang tangayin siya ng hangin. Nalilito ang damdamin ni RJ, kaya hindi siya makatulog ng gabi ngayon. Ilang araw nang nagpapagulo sa kanyang isipan ang napapalapit na kasal ni Landina. Paulit-ulit niyang tinatanong ang sarili kung tama ba ang kanyang naging desisyon. Napakasalan ang isang babaeng hindi naman talaga niya minamahal, kundi kinakaawaan lamang. Alam niya at nararamdaman niya kung gaano siya kamahal ni Dina. Simula nang makilala niya ito, ay wala na itong ginawa kundi ang ipakita sa kanya yun. Ramdam niya ang pagmamahal ng babae. Kaya siguro madali siyang napapayag sa mga magulang nito para pakasalan ang kanilang anak. Ngunit ngayon ay parang gusto na niyang pagsisihan ang pinairal niyang awa. Gusto na niyang umatras. Kahit na kailan, ay alam niyang hindi niya ito matututunang ibigin. Nakagaya ng pag-iibig niya kay Ina. Subalit paano niya magagawang talikuran ang isang babaeng nasa bingit na nakamatayan? Bumangon siya at nagtungo sa terrace. Mula roon, ay natanaw niya ang bintana ni Ina. Napansin niyang maliwanag pa ang silid nito. Marahil, Paris niya ay hindi pa rin ito dinadalaw ng antok. Kung sa bagay, maski naman ng mga bata pa sila, late na to kung matulog. Napakislot siya nang biglang mapansin niyang bumukas ang bintana nito. At dumungaw ito. May kung anong pumitik sa puso niya. Para bang kontento na siyang pinagmamasdan ang kagandahan ng dalaga sa ilalim ng liwanag ng buwan. 7 taon at hanggang ngayon ay hindi lumilipas ang kanyang pakiramdam na mahal niya talaga ito sa tuwing masisilayan niya ang kanyang kababata. Isang tipid ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi nang maaalala ang lahat ng mga kakornihan na ginawa niya para lamang patunayan kay Ina kung gaano niya ito kamahal. Ngunit baliwala lamang iyong lahat dito na kahit kailan ay hindi siya nito binigyan ng pagkakataon sa puso nito. Nagulat si Ina nang hindi niya inaasahang matanaw sa Terry si RJ
at nakatanaw ngayon sa kanya. Namumula ang kanyang mukha. Baka isipin pa nitong sinadya niyang dumungaw para makita ito. Gusto niyang isara na muli ang bintana. Ngunit parang may pumipigil sa kanya. Gusto niyang makita ang binata. Natataranta naman siya habang tinatanaw ang napakagwapong mukha nito. Sana akin ka na lang. Sana mahal mo din ako. Bulong niya sa sarili. Naalala niya nung high school sila ay kinuklit pa siya nito. Madalas itong tumatambay sa terrace at palaging tinatanaw siya. At ngayon ay para bang bumaliktad ang sitwasyon. Siya naman ang tumatanaw dito. Para siyang naiiyak. Paano ba niya palalayain ang kanyang damdamin para rito? Ano Ina, magpapaiwan ka na ba? Kailangan mo ba talagang mag-overtime? Tanong ng kanyang katrabaho. Nakasalukuyan ay inihahanda ang gamit pa uwi. Mauna ka na. Ang dami kong naiwang trabaho. Ang haba-haba ng leave ko. Babawi naman ako ngayon. Sagot niya. Baka naman mabinat ka niyan. Hindi ba kagagaling mo lang sa sakit? Sa katunayan ay hanggang ngayon ay may sakit pa rin ito. Hindi naman kasi sakit ng katawan yun, kundi sakit sa puso. Wala siyang tanging nararamdaman, kundi ang hapding dulot ng unti-unting panghihina ng kanyang puso. Hindi naman siguro. Wala ka bang kasamang mag-overtime ngayon? Wala eh. Sa bagay, walang may balak mag-overtime ngayon dahil lahat ay napagod sa outing namin kahapon. Sayang at hindi ka nakasama. Ang saya-saya namin. Hinahanap ka nga ng mga boys dahil ikaw ang inaabangan nilang mag-bathing suit. Nanghihinayang silang lahat nung malaman kang may sakit. Mabuti na lang pala at hindi ako sumama. Mga manyakis pala yung mga yan. Pabirong sabi niya. Napatawa ang katrabaho. Kinuha na nito ang gamit at umalis na. Ingat ka na lang. 7 o'clock na nang tawagin niya ang kanyang ina. Mami, baka gabihin ako ng husto. Huwag niyo na akong hintayin sa dinner. Dito na lang po ako kakain. Mag-o-overtime po kasi ako ngayon dahil natambakan na ako ng trabaho. Masyadong napahaba ang leave ko. Paano ka uuwi? May pag-aalala lang tanong ng kanyang ina. Hindi ba may kahirapan ng maghanap ng sasakyan dyan kapag masyado ng gabi? Don't worry, Mami. Dinala ko po ang sasakyan ko. Eh paano kung masira na naman yan at tumirik na naman sa daan? Mami, nasa kondisyon ng sasakyan ko ngayon. Hindi ba kapapaayos ko lang? Iha, Mami, sige na. Marami pa akong trabaho. Bye. Madaling araw na nang umuwi si Ina. Kasalukuyan niyang binubuksan ang pinto ng kanyang kotse nang may biglang humawak sa braso niya. Nabitawan niya ang hawak niyang susi dahil sa pagkagulat. Biglang natakot siya at kumabog ang dibdib. Sino ka? Tanong niya habang pilit na inaaninag sa dilim ang taong yun. Ina, parang nakalimutan mo na ata ako. Hindi ka na nagpaparamdam. Ilang araw pa lang akong hindi nagpapakita sa iyo ah. Biglang nanginig ang buong katawan niya. Si Ray. Parang hindi niya magawang igalaw ang buo niyang katawan. Ang kamay niya na nanginginig sa takot. Tumulo bigla ang kanyang luha. Ray, please. Kung ano man ang iniisip mo, maawa ka sa akin. Ngumiti ito na para bang may binabalak. Hinawakan nito ang kanyang mukha. Huwag kang matakot, Ina. Hindi naman ako gagawa na ikakasama mo. Basta ipangako mo lang na magpapakabait ka. Mahal na mahal kita. Kaya ipapatikim ko sa'yo ang kaligayahang hindi kailanman maibibigay ng kahit sino mang lalaki sa'yo. Dahil ako lang ang maaaring magmahal sa'yo na ganito. Ako lang, Ina. Ray, please. Please, Ray. Pakawalan mo na ako. Ngayon ay nagmamakaawa ka na sa akin, Ina. Pero huwag kang matakot. Pakakasalan naman kita. Nakangiting sabi ni Ray habang hinahaplo sa mukha niya. Tumingin si Ina sa paligid para sana humingi ng tulong. Ngunit nag-iisa lamang siya sa lugar na yon. Walang katao-tao at napakadilim. Hindi niya alam kung bakit kung kailan kailangan niya ng saklolo ay saka naman wala siyang makitang tao. Gusto tuloy niyang magsisi na naipark niya ang kotse sa malayo sa building niya. Kung malapit lamang sana yun,
ay matatanaw pa niyang security guards. Gagawa tayo ng isang malaki at masiyang pamilya, ina. Ikaw ang aking may bahay, ang magiging ina ng aking mga anak. Hindi ka papari sa mama ko na pinagtaksilan si papa at nagawa niya akong iwan. Mabait ka, hindi ba? Hindi mo ako ipagpapalit sa iba na paris ng ginawa ni mama? Parang nasisiraan ng bait na sabi ni Ray. Gusto niyang sumigaw, ngunit walang tinig na lumalabas mula sa kanyang bibig. Nauunahan siya ng takot at pagkataranta. Hinila siya ni Ray sa kotse nito. Dadalhin kita sa lugar na walang makakakita sa'yo. Doon sa Laguna. May bahay ako doon. Iyon ang ating magiging tahanan. Bitiwan mo ako, Ray! Nagkukumawalang sigaw niya. Ngunit parang sintigas ng bakal ang mga kamay nito na nakahawak sa kanya. Tumahimik ka! Hayop ka talaga, Ray! Hindi mangyayari ang iniisip mo dahil mamamatay na muna ako bago mangyari yun. Ina, nakaplano na ang lahat. Bakit? Sa akala mo ba makakaligtas ka pa sa akin? Wala nang makakapagpigil pa sa akin. At huwag mo rin ipagmalaki ang mayabang mong kapitbahay dahil hindi ka niya liligtas. Hindi ka naman niya mahal. Ako lang ang nagmamahal sa'yo. Nababaliw ka na, Ray! Umiiyak na sigaw niya. Oo, nababaliw ako. Baliw na baliw ako sa'yo. At mas lalo akong masisira ng bait kapag hindi ka napunta sa akin. Sa unang kita ko pa lang sa'yo, ay nangako na ako sa aking sariling ikaw ang babaeng ihaharap ko sa altar. Ikaw ang gusto kong maging ina ng aking mga anak. Ikaw ang gusto kong mapang-asawa. Kakaiba kasi ang ganda mo. Parang hindi nakakabasag pinggan. Alam ko, magiging mabuting asawa at ina ka. Hindi ka kagaya ng mama ko. Hindi kanya kapares. Ray, please. Palayain mo na ako. Hindi kita mahal. Tapos na tayo. Sa umpisa pa lang ng relasyon natin, hindi na kita minahal. I'm sorry. Pero hindi ko maaaring dayain ang sarili ko. Kaya please, Ray. Palayain mo na ako. Pakawalan mo na ako. Wala namang patutunguhan ang lahat ng to. Dahil kahit anong gawin mo, hindi na ako makikipagbalikan sa'yo. Sana maintindihan mo. Tapos na sa atin ang lahat. Bakit ba hindi mo matanggap yun? Bitawan mo ako! Hindi kita mahal! Naiintindihan mo ba ako? Isang malakas na sampal ang pinakawala nito sa kaliwang pisngi niya. Ako lang ang lalaking mamahalin mo. Naririnig mo ba ako? Walang ibang makakaangkin sa'yo kundi ako lang. Papatayin ko ang sinumang magtangkang umagaw sa'yo sa'kin. Please, Ray! Nagsusumamong sabi niya. Maawa ka sa akin. Promise, hindi ako magsusumbong. Basta pakawalan mo lang ako. Hayaan mo na ako makauwi sa bahay, please. Parang wala itong naririnig. Itinulak siya nito sa loob ng sasakyan. Bitawan mo ako. Hindi ako sasama sa'yo kahit na anong mangyari. Tumahimik ka! Galit na sabi nito. Muli siyang sinampal. Pakiramdam niya ay nanigas ang kanyang pisngi. Namanhid ito sa lakas ng pagkakasampal. Mabilis na ang pinaandar ni Ray ang sasakyan. Saan mo ako dadalhin? Umiiyak na tanong niya. Ngumiti ito. Sabi ko sa'yo, dadalhin kita sa ating magiging kaharian. Nasisiraan ka na ba ng bait? Bakit ba hindi mo maintindihan na ayaw ko na sa'yo? Mas gugustuhin ko pang patayin mo na lang ako. Hindi kita mahal. At kahit na anong gawin mo, hindi na kita matututunan pang mahalin. Bakit? Dahil ba sa tarantadong kapitbahay mo? Siya ba ang mahal mo? Galit na tanong nito. Ray, please. Please naman. Sa palagay mo ba ay magugustuhan ka pa ng kapitbahay mo kapag naangkin na kita? Ray, please maawa ka na sa akin. Ngumiti lang ito. Nataranta si Ina. Pinagsusuntok niya ang lalaki. Pakawalan mo akong hayop ka. Hindi ko alam kung paano mo ako napaniwala noon na isa kang mabuting tao. Bakit ba hindi ko nalaman kaagad na sira pala ang ulo mo? Isang malakas na suntok ang dumapo sa kanyang sikmura. Unti-unti siyang nawalan ng malay.
magising si Ina, ay natagpuan niya ang kanyang sarili na nakahiga sa kama. Pinagmasdan niya ang paligid. Napabalikwas siya ng bangon nang makita si Ray sa harap niya. Nakaupo ito at nakatitig sa kanya. Hindi pa naginip ang lahat. Totoong tinangay siya ng hayop na to. Anong ginawa mo sa aking hayop ka? Sumilay ang isang nakakalokong ngiti sa mga labi ni Ray. Pinakaramdaman niya ang kanyang sarili kung may pagbabagong naganap sa kanya. Hinaplos nito ang pisngi niya. Ina, huwag kang mag-alala. Hindi pa kita ginagalaw. Ipinangako ko kasi sa aking sarili na malinis kitang ihaharap sa altar. Ayokong matulad ka kay Mama, isang maruming babae. Nakakadiri ang mga babaeng ganun. Kaya nga sobrang gusto kita. Dahil alam ko na ako ang unang boyfriend mo. Ako ang una sa'yo. Proud na proud ako sa'yo, hon. Mahinang sabi nito. Matutuwa si Papa kapag sinabi kong pakakasalan kita. Ilang ulit ko bang sasabihin sa'yo na hindi ako magpapakasal? Hindi ako papakasal sa katulad mo. Bakit ba hindi mo yung maintindihan? Isang malakas na sampal na naman ang dumapo sa kanyang pisngi. Hindi mo na ako matatakasan. Kaya wala kang magagawa kundi ang tanggapin na magpapakasal tayo. Wala kang maaaring labasan dito. Kaya huwag ka nang magtangka pa kung ayaw mo lalong masaktan. Napatahimik siya. Takot na takot siyang lumayo sa binata. Sundin mo lang ang gusto ko at wala tayong magiging problema. Sabi ni Ray, saka ito mabilis na umalis. Sinigurado nito na nakalak lahat ng pinto bago siya iwan. Nag-iiyak si Ina sa kama. Hindi niya alam ang gagawin. Alam niyang hinahanap na siya ng kanyang mga magulang. Sigurado rin niyang halos mamatay na mga ito sa matinding pag-aalala. Ngunit hindi niya alam kung paano makakatakas. Kung paano matatakasan si Ray. Pinakalma niya ang kanyang sarili. Kailangang isang tabi muna niya ang takot dahil mas lalong walang mangyayari. At hindi siya makakapag-isip ng maayos kung paiirali niya yun. Dahan-dahan siyang tumayo at naghanap ng malalabasan. Matibay ang pagkakagawa ng lock. Sinubukan niya yung sirain, ngunit hindi siya nagtagumpay. Buksan mo tong pinto, hayop ka! Sigaw niya habang pilit niyang sinisira ang pagkakalak. Wala na yatang pag-asang matakasan niya pa ito. Ina, kumain ka na. Heto, alam kong paborito mo tong beefsteak. Ako ang nagluto nito para sa'yo. Tinabig ni Ina ang pagkaing dala ni Ray. Mas mabuti pang mamatay na lang ako sa gutom. Napipikong hinawakan siya nito sa baba. Iniharap ang mukha niya paharap sa mukha nito. Pumikit siya para huwag itong makita. Huwag mo akong tatakuting babae ka. Baka akala mo ay hindi kita kayang patayin. Ngumisi ito. Hindi mo pa ako kilala. Para sabihin ko sa'yo, tatlo lang napapatay ko. Buong pagmamalaking sabi niya. Nanlamig bigla ang katawan niya. Napakaraming bagay pa pala ang hindi niya nalalaman tungkol kay Ray. Hindi siya makapaniwalang muntik na niyang pakasalan ang ganitong klase ng tao. Dahil sa kanyang kahibangan, ay nabulag siya sa totoong pagkatao nito. Umiiyak na isinubsob niya ang mukha sa kanyang mga kamay. Ano ba ang gagawin niya? Sige na, kumain ka na. Ubusin mo ito. Kapag di mo yan naubos, malilintikan ka sa akin. Mariing utos nito. Nanginginig sa takot na kinuha niya ang pagkain. Naisip din niyang kung hindi siya kakain, ay mas lalo lang siyang mawawala ng lakas para makapag-isip kung paano makakatakas. Yan! Susunod ka rin naman pala. Gusto mo ba'y nasasaktan ka? Sige, kumain ka ng kumain. Huwag kang mag-alala. Ilang araw na lang at magpapakasal na tayo. Hinaplos nito ang kanyang buhok. Promise, ibibigay ko sa iyo ang lahat. Magiging maligaya tayong pamilya. Sabi nito, saka tumawa ng malakas. Tingnan ko lang kung hindi tayo kaingitan ng lahat. Tumigil ito sa pagtawa. Kumunot ang noo at nakiramdam. Napalunok siya. May naririnig siyang ingay mula sa labas.
Hindi niya alam kung saklolo iyon o baka naman kapahamakan. Bahagya nitong binuksan ang bintana, saka iginala ang tingin. Kung sino ka man, huwag kang magtatangkang gumawa ng kahit na ano dahil sa akin lang si Ina. Hindi mo siya makukuha sa akin at kapag nagpumilit ka, papatayin ko na lamang siya kesa mapunta pa siya sa'yo. Nanlilisik ang mga matang sigaw nito. Kaya kung sino ka mang nais na manggulo sa amin, umuwi ka na lang. Sumuko ka na. Napapaligiran ka na ng mga pulis. Mas lalo nitong hinigpitan ang pagkakahawak sa kanya. Subukan lang nyo. Hindi ako nagbibiro. Talagang pasasabugin ko ang ulo ng babaeng to kapag hindi nyo ako tinigilan. Huwag! Utang na loob! Maawa ka sa anak ko. Kahit magkano, magbibigay kami. Palayain mo lang siya. Narinig niyang sigaw ng kanyang mami sa pagitan ng pag-iyak. Mami! Mahinang daing niya. Ipinikit niya ang mga mata at umusal ng panalangin. Mahal ako ng anak niyo. Magpapakasal kami. Sigaw ni Ray. Nagmamahalan kami ng anak niyo. Kaya pwede ba? Huwag na kayong makialam pa. Ray, nakikiusap ako. Palayain mo na ako. Maawa ka naman kina mami. Nag-aalala na sila sa akin. Umiiyak na pakiusap niya sa lalaki. Tumahimik ka! Bulyaw nito. Pinakalma ni Ina ang kanyang sarili. Alam niyang isang maling hakbang lamang ang gawin niya at mas lalo lamang mapapalapit siya sa kamatayan. Dear God, please help me. Dasal niya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Nang mga sandaling yun, ay ipinaubaya na lamang niya ang lahat sa Diyos, kung ano man ang kahihinatnan niya. Gusto na niyang tanggapin ang katotohanan ito na ang katapusan niya. Marahil ay ito na ang sagot upang matapos na ang paghihirap ng kalooban niya, ng puso niya. Bitawan mo si Ina kung ayaw mong mamatay. Isang matigas na tinig mula sa kanilang likuran. Kilalang kilala ni Ina ang tinig na yun. Hindi siya maaaring magkamali. Kaya biglang napamulat na lang ang mga mata niya. RJ! Nasambit niya. Talagang napakahilig mo rin makialaman, oh. Gulat na sabi ni Ray. Saka napangisi. Pero wala kang magagawa pa sa ngayon. Nasa loob ka ng pamamahay ko at hawak ko ang babaeng ito. Gusto mo bang makita kung paano pasabugin ang bungo niya? Dugtong nito habang humaharap kay RJ. Ni hindi man lamang natinag ang binata. Bibitiwa mo ba si Ina o gusto mo talagang mamatay? Tumawa ng malakas si Ray. Nakita ni Ina na may isinesa niya si RJ sa kanya. May ibig ipahiwatig ito. Ngunit dahil sa pagkataranta ay hindi niya maintindihan. Huminga siya ng malalim. Pinakalma ang sarili. Humugot siya ng lakas sa dibdib, saka ubod diing kinagat niya ang braso ni Ray. Sa pagkakagulat at sa tindi ng sakit ay nabitawan siya nito. Nagkaroon siya ng pagkakataon na makatakbo palapit kay RJ. Nagpambuno ang dalawang lalaki. Nagsuntukan. Hindi na niya nakita pa ang sumunod na pangyayari. Nakarinig siya ng putok at nasumpungan na lamang niyang nakahiga sa sahig si Ray habang dumudugo ang kaliwang binti nito. Ligtas ka na. Mahinang bulong ni RJ sa kanya habang pinapakalma siya. Nakita niyang nakapasok na ang mga pulis at hinuhuli si Ray. Dahil sa bugso ng kanyang damdamin ay napayakap siya ng mahigpit kay RJ. Niyakap din siya nito. Nawala ang lahat ng takot niya habang nakapaluob siya sa bisig nito. Mami! Daddy! Akala ko katapusan ko na. Iyak na sabi ni Ina sa kanyang mga magulang nang sinalubong niya ito. Hindi namin alam ang gagawin namin kapag may nangyaring masama sa'yo. Sabay na sabi ng kanyang mga magulang habang yakap-yakap siya ng mahigpit. Salamat at nakaligtas ka. Sabi naman ng kanyang daddy. Hinagod nito ang kanyang buhok at likuran. Tahan na, iha. Huwag ka nang umiyak. Tiningnan niya ang mga ito. Paano niyo po nalaman kung nasaan ako? Ina, iisa lang ang hinala namin ni RJ. Kaya humingi kami ng tulong sa mga pulis para alamin kung nasa saan si Ray. Tugon ng kanyang ama. Kung hindi dahil kay RJ, baka napatay na ako ng lalaking yun.
Sagot naman ni Ina. Nasaan na po pala siya? Hindi pa ako nakakapagpasalamat sa kanya. Umalis na. Nasa ospital kasi ngayon si Dina. May sakit pa pala ang kasintahan nito, ngunit nakuha pa siyang puntahan ni RJ. Hanggang ngayon ay ito pa rin ang kanyang kababata na palagi naroon para ipagtanggol siya. Mayroon pa rin palang halaga ito para sa kanya. Dalawang araw nang lumipas nang maganap ang pagdukot kay Ina. At hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nakakapagpasalamat kay RJ. Palagi kasi itong wala sa bahay tuwing pupuntahan niya ito. Naisip niyang marahil ay abalang-abala ito sa paghahanda sa nalalapit na kasal. Parang may humihiwang matalas na bagay sa kanyang dibdib sa mga isipin yun. Papalabas na ng gate si Ina nang makita niya si RJ na paparating. RJ, gusto ko sana magpasalamat sa'yo dahil sa ginawa mong pagliligtas sa buhay ko. Thank you, dahil palagi kang nandyan kapag kailangan kita. Hindi ko siguro alam kung anong gagawin ko kapag nawala ka. Ngumiti lamang ito. RJ, thank you. May lungkot sa mga mata nito nang titigan siya. Sinabi ko naman sa'yo, palagi mo akong magiging tagapagtanggol. Ngumiti lamang siya bilang sagot. Pinigilan niyang huwag pumatak ang kanyang mga luha. Ilang araw na lang ikakasal ka na. Pasensya ka na, dahil mukhang hindi pa ako makaka-attend sa kasal mo. Mahinang sabi niya. Gusto ko kasing magbakasyon muna. Pagkatapos kasi ng mga nangyari sa amin ni Ray, parang gusto ko munang magpahinga. Bakit nga ba kapag pinipigilan niya ang kanyang damdamin, ay mas lalong tumitindi pa ito? Congratulations na lang. Niyakap niya ito ng buong higpit. Parang ayaw niyang hiwalayan ito. Kung maaari nga sana, ay habang buhay niya itong yakap. Kung maaari lamang, ay ikulong na niya ito sa kanyang bisig upang hindi na ito makawala. Humihikbing kumalas siya sa pagkakayakap niya rito. Sige, alis na ako. Baka mahuli na ako sa pupuntahan ko, sabi niya kay RJ. Ayaw niyang makita pa nito ang luhang pumatak sa kanyang mga mata. Ate Ina, bakit? May bisita ka, dalawang matanda. Matamlay na nilingon ni Ina ang pinsan niya. Sino raw? Ewan ko, isang babae at isang lalaki. Mga mukhang mayaman. Tatlong araw na siyang nagbabakasyon sa kanyang pinsan. Malungkot siyang tumindig at hinarap ang mga ito. Nagulat siya nang makita ang magulang ni Dina. Ina, tila kagagaling lamang sa pag-iyak na salubong ng mama ng babae. Anong mapaglilingkod ko sa inyo? Gusto kang kausapin ni Dina. Napakunot na o siya. Nasa ospital ngayon si Dina. Malubhan na ang kalagayan niya. Gusto niyang makausap ka. Yun sanang hindi malalaman ng kahit na sino. Kahit pa ni RJ. Sabi naman ng matandang babae. Iha, pagbigyan mo na ang anak ko. Naguguluhang napatango na lamang siya sa mga ito. Nang pumunta si Ina sa ospital, ay naabutan niyang natutulog si Dina. Nakadextros ito at maputlang maputla ang kulay nito. Napakalaki na ng pinagbago na itsura nito, na para bang hindi siya makapaniwalang si Dina ito. Ilang saglit lamang siyang nakatingin dito. Naramdaman marahil nito ang kanyang pagmamasid. Kaya bahagya itong kumilos at unti-unting nagmulat ng mga mata. Ina, ngumiti ito. Pilit at hindi maitatago ang lungkot sa mga mata nito. Masaya ako. Pinagbigyan mo kahilingan ko. Ano bang gusto mong pag-usapan natin? Mahinang tanong niya. Tiningnan siya nito direkta sa kanyang mga mata. Sumungaw ang mga luha sa mata nito. I'm dying. Ilang araw na lang siguro ang itatagal ko. May cancer ako, Ina. It's terminal. Humahaba lang ang buhay ko dahil may pera ang pamilya ko. Pero kahit ang pera, hindi na kayang pahabain ang buhay ko. Nararamdaman ko, unti-unti na akong kinukuha. Hindi niya alam kung ano ang kanyang sasabihin. Nagulat siya sa kanyang mga nalaman. Alam na to ni RJ. At alam kong yun ang dahilan kung bakit siya pumayag pakasal sa akin. Tumutulo ang luhang pinagtapat niya ito. Hindi malaman ni Ina kung ano ang kanyang isasagot. Sa kauna-unahang pagkakataon, ay nakaramdam siya ng awa para sa isang babae
na sa umpisa pa lamang ay itinuring na niyang isang karibal. Hinawakan ni Dina ang kamay niya. "Ina, pangako mo, aalagaan mo si RJ kagaya ng pag-aalaga at pagmamahal na ibinibigay ko sa kanya. Siya lang ang buong buhay ko, Ina. Please, huwag mo siyang papabayaan. I love him so much. Sa kanya lamang nagkaroon ng kabuluhan ang buhay ko. Please, Ina, huwag mo siyang pababayaan. Nakikiusap ako sa'yo." Wala pa rin siyang maisagot. Paano niya maipapangako yun kay Dina? Gayong hindi naman siya mahal ni RJ, kundi ito. "Ina, mangako ka, please." Nagsusumamo ito. Napilitan siyang tumango. "Thank you." Mahinang saad nito, saka ipinikit ng muli ang mga mata para makapagpahinga. Mabigat ang kanyang damdaming iniwan niya si Dina sa ospital. Parang hindi na niya kayang makita pa itong nahihirapan. Parang nakaramdam siya ng panliliit sa kanyang sarili. Ganoon nito kamahal si RJ, para sa kabila ng paghihirap nito, ay ang lalaki pa rin ang nasa isipan nito. Ngayon niya nalaman kung bakit ganoon na lang ang pagpapahalaga at pagmamahal na ibinibigay ni RJ para dito. Pagkagising ni Ina, ay sumalubong agad ang mga magulang niya at binalita na wala na si Dina. Otomatikong napasugod siya sa bahay ni RJ. Wala siyang naisip kundi ang damaya na kababata. Pagkalabas niya sa gate, ay tamang-tama naman na paalis na ito. "RJ, sinabi sa akin ni Mami na..." Malungkot itong tumango at nagmamadali ng umalis. Nasaktan ang kalooban niya sa ginawa nitong pagbabaliwala sa kanya, ngunit naiintindihan niya kung bakit ito ganoon. Sobra nitong dinaramdam ang nangyari sa babaeng pinakamamahal. Pagkatapos ng 2 buwan, ay kinakailangang bumalik nila RJ sa US dahil hiniling ni Dina na roon ito'y libing. Simula nang umalis ang binata, ay wala nang narinig pang balita si Ina tungkol dito. Lumilipas ang bawat araw na kalungkutan lamang ang kapiling niya. Umaasang darating ang panahon na babalik din si RJ dahil hindi ba't sinabi nitong permanente na itong maninirahan sa Pilipinas? Pero iyon ay noong buhay pa si Dina. Marahil ay nagbago na ang isip nito. Nang hapong iyon, mag-isang nakaupo sa isang bench sa park ng subdivision si Ina nang may lumapit sa kanya. "Ina, kumusta ka na?" Nag-angat siya ng muka. Nagtama ang paningin nila ni RJ. Sa kabiglaan ay hindi siya kaagad nakapagsalita. Nagulat siya at kumabog na naman ang kanyang dibdib. "Kailan ka pa dumating?" tanong niya nang sa wakas ay nagtagpuan ng tinig. Umupo ito sa tabi niya bago ito sumagot. "Kani-kanina lang. Ikaw ang agad kong hinanap. Nandito ka nga raw, sabi nila tita." Tama ba ang kanyang mga nakikita? Para bang tinitingnan siya ng may pagmamahal ng lalaking ito? O nabubulagan lamang siya sa kanyang mga ilusyon? Nanatili siyang tahimik. Ang makita lamang itong muli ay sapat ng kaligayahan sa kanya. "Bakit mo ako hinahanap?" "Kailangan kitang makausap." "Tungkol naman saan?" "Sa maraming bagay. Hindi ko alam kung paano ako magsisimula," sabi ni RJ saka huminga ng malalim. Tensyonado na talaga siya. "Ano ba kasing sasabihin mo?" tanong naman ni Ina. "Namahal kita." Napatitig siya kay RJ. Pakiramdam niya ay nagsisikip ang kanyang dibdib. "Ilang taong kong sinikap na limutin ka. Nagsumiksik ako sa'yo, gayong alam ko namang wala kang gusto sa'kin. Hindi ko alam kung bakit kahit maraming babae ay hindi kita magawang palitan sa puso ko. I was mad at you dahil sa ginawa mo noon sa akin. Pero hindi naman kita magawang kalimutan. Hindi ako tumigil sa pagmamahal sa'yo. Ikaw lang ang minahal ko ng ganito. Tama nga siguro si Dina. Kahit na kailan ay hindi natin maaaring diktahan ang ating mga puso kung sino ang taong mamahalin natin. Pero pakakasalan mo si Dina, diba? Pumayag lang ako magpakasal kay Dina dahil sa kahilingan ng mga magulang niya. May sakit siya at malubha yun. Ayoko namang pagkaitan si Dina ng kaligayahan sa huling sandali ng kanyang buhay.
saka kahit na papaano, ay napamahal na rin siya sa akin. O malamang ay awa ang nararamdaman ko para sa kanya. Hindi ko alam. Basta ang tiyak ko, ikaw ang totoong mahal ko. Siguro ay naramdaman niya yun. Kaya siya na mismo ang kusang umurong sa aming kasal bago pa man siya pumanaw. Nanggilid ang mga luha niya. RJ, kung alam mo lang kung gaano kita kamahal. Nang una kang umalis patungo sa US, mahal na mahal na kita noon. Anong ibig mong sabihin? Sa halip na ituloy ni RJ ang sasabihin, ay niyakap siya nito ng buong higpit. Wala akong ibang pinapangarap kundi ang marinig sa iyong mahal mo rin ako. Nagsimula nang pumatak ang ulan. Nagkatinginan sila, saka nagkatawanan. Natatandaan mo ba nung bata pa tayo? Napatawa si Ina. Magkahawak kamay silang naligo sa ulan. Mga ka-MV, ang pagmamahal talaga, hindi maipaliwanag. May mga pagkakataong gusto mo lang sumuko, ngunit patuloy ka pa rin lumalaban. Madalas, gusto mo na siyang baliwalain, huwag pansinin, at kalimutan. Pero bakit parang mas mahirap pala para sa'yo ang lahat ng yun? Lalo na kung nakikita mong wala namang epekto sa kanya yun. Dahil isa kang malaking baliwala. Masakit. Sobrang sakit. Pero paano na lang kung biglang dumating ang araw na malaman mong mahal ka pala niya? Na siya naman ang humahabol sa'yo. Ano ang gagawin mo? At dito na po nagtatapos ang kwento ng Love of Tomorrow. Maraming salamat po sa lahat ng suporta, sa mga comments, likes, at new subscribers. Sana ay samahan niyo po akong muli sa aking mga susunod na kwento. Love, My Views TV. Sa lahat po ng gustong magbahagi ng kanilang kwento, ay makikisend na lamang po sa aming messenger. My Views TV, MVTV.